Buong buhay ni Thelma Beltran, palagi niyang naririnig ang mga katagang. Alam mo, ang ganda ka sana kung magbabawas ka lang ng timbang. Gayun pa man, Thelma with her every sunny disposition was just happy to accept her fate. Hanggang sa makilala niya si Fecto. Kagaya ng pangalan nito, he was perfect. Isa tong modelo na nangailangan ng tulong ng isang kagaya niyang accountant. Nagsimula siyang mangarap tungkol sa kanilang dalawa. But reality came in the form of gorgeous Cassim. And Thelma came crashing back to earth on her fat bedimpled butt. Bakit nga ba magkakagusto ang isang perfect model sa isang tulad niya? Kung naroon naman ang kanyang pinsan sa harap nito. Chapter 1. As always, this is a good as it's gonna get. Mapaklang sabi niya habang nakatingin sa salamin. Disappointed siya. Yun ang lagi niyang nararamdaman sa tuwing makikita niya ang sarili sa anumang bagay na reflective. Pero ano magagawa niya? The reflection is what God has given her. The only thing that could change it was some plastic surgery and mega extreme liposuction, which she wasn't willing to do. Bukod sa wala na siyang pera, ayaw rin niya ng sakit. Takot nga siya sa injection pa lamang. Kaya nga, hindi siya mahilig mag-exercise. Lifting weights hurt like hell. But the saying, no pain, no gain, isn't lost on her. Kaya alam niyang wala siyang karapatan na magreklamo. Wala lang siya talagang motivation, kaya hindi siya nag-exercise o nagda-diet man lang. And right on cue, there was a huge flash of lightning matapos ay bumulahaw ang malakas na ingay ng kulog. It had been raining since she woke up. Pati panahon nakikisalo sa kanya. As Thelma Beltran stared at the huge sad eyes looking back at her, parang gusto niyang sumimangot at umiyak. Stop the self-pity. Aniyan ang malakas. It wasn't in her nature to be like that. She had always been the glasses half-full kind of person. Kaya marami nagsasabi na bagay sa kanya ang palayaw na Mary Thelma. She decided to focus on the positive. First on the list was her peaches and cream complexion. It was unmarred by any blemish, no visible pores, nor unsightly hair. At least in that department, pinagbigyan siya ng langit. Second, she stared at her round eyes framed by thick and long lashes. It was her best asset. Sumunod na ron ang matangos ng ilong at ang labi na maganda ang hugis. Everything was framed by her mop of curly dark brown hair with natural reddish highlights. Pero sa totoo lang, hate niya ang buhok niya. Pakiwari niya, mas lalo lamang nagmumukhang siopaw ang kanyang mukha dahil sa kulot. If she was going to be honest, alam naman niya na hindi niya kailangan ng facelift. Meron na siyang magandang mukha, sigurado siya ron. Sa malas, hindi masyado napupuna yun hinuman. Kasi, nauna palaging mapansin ang mga bilbil niya. And her prettiness was concealed by a layer of fat. Ilang beses na ba niya nang narinig ito? Alam mo, maganda ka sana. Kaya lang magbawas ka ng timbang. You'd be perfect. Sa kasamaang palad, God given her with the perfect set of taste buds. She just loves to eat, but her metabolism just can't keep up. Hindi naman siya sobrang taba. Malayo siya kina Doña Buding at Buda at Dabiana. She was just chubby. Siguro mga 15 pounds overweight siya. At dahil pitit lamang siya, ang excess baggage na yon ay nagmumukhang malaki. Actually, she'd like to think of herself as curvy. That was the nicest way of putting it. Bakit naman kasi nauso ang mga models na mukhang anorexia? Tanong pahayag niya sa kawalan. Perhaps she was born in the wrong era. Kung sa 50s siya pinanganak sa panahon ni Marilyn Monroe, malamang patok ang kanyang beauty. Habang pinaparaan niya ang hairbrush sa ulo,
Biglang bumukas sa pinto ng kanyang silid. Napatingin siya sa direksyon niyon and she saw her cousin, Karina. Storming in, ceremoniously banging the door and heading straight for the bed. Just as she always did, as if she owned it. Thelma wins when she saw her perfectly arranged bed, slowly being rumpled by Karina's abrupt movements. Ganun kasi ito, parang kitikiti. Hindi pa man niya to nakakausap, alam na niyang may kailangan to. Bumuntong hininga siya at hinarap ang pinsang itinuturing na rin niyang kapatid. 6 na taon siya nang mamatay ang mga magulang niya at kinupkup siya ng kapatid ng kanyang ina, ang nanay nito. Kahit may pagkabrat si Karina, pinagpapasensyahan lang niya. In her mind, she was forever indebted to them for taking her in, putting a roof over her head, feeding her and sending her to school. What's the problem again, Karina? Usal niya. Mukha ka namatayan dyan. Well, look at the weather. Anito sabay muestra sa bintana. Nakahiga to sa kama niya with her hands entwined on her head. Her one leg was bent and the other was on top of at forming a number 4. At ang paa na nasa kama ay pinapadyak nito. Just look. Gusto niyong kutusan to sa pagiging exaggerated. Para kaunting ulan lang. I don't need to look. I can hear the pitter-patter. Aniya. Payong lang ang katapat niyan. Besides, di kotse ka palagi, so I don't see what the problem is. Karina Santillan had been gifted a brand new car on her 25th birthday, which she was too lazy to drive. Pero hindi ng problema dahil may family driver ang mga Santillan. But according to Karina, there were so many all too willing boys who wanted to drive her around. She just has to choose which one. Ah, the sweet benefits of beauty. Karina was gorgeous with her long straight hair, almond eyes, and a cute button nose. She had honey-colored skin and glowed. She was also gifted with a body and a little height, but not enough to pass to be a model. Na sinubukan itong pasukin. Hence, the brattiness, actually sa tingin niya, hindi naman ito kasalanan kung bakit lumaki itong bratinela. She was just used to getting what she wanted. Dahil yun ang pagpapalaki dito ng Uncle Ted at Auntie Janice niya. As for her, she was used to getting Karina's cast off, na she didn't mind at all. It was better than having nothing, which is what she would have had anyway kung hindi siya kinupkup ng pamilya nito. You've got to be kidding me, she said in mock horror. Umupo sa kama and thereby crushing the pillows that she had already plumped and fixed at hinarap siya. You know how I think wapoy is ang payong? Tumango lang si Thelma. Then silently gaze at one another for the next few seconds. Actually, the reason why I came here is that I have a favor to ask. Ano yun, Kaz? May outreach program ang company today. Simula nito. And I said I would go. But I think it's a waste of perfectly good Saturday. Dapat hindi ka na nag-commit, Karina. She already had a sinking feeling kung ano ang gusto nitong gawin niya. Pero ayaw na muna niyang pangunahan. She was hoping she was wrong. Yun na nga eh. I did because the company hunk who is incidentally a VP was supposed to be there. Kwento nito. Pero ang sabi sa akin ni Pinky, huminto to gazing at her intently. Si Pinky, you met her at my birthday party, remember? Tumango siya. Pinky who loved pink, how could she forget? Anyway, she said, Mr. Hunk isn't coming. So why bother going, hindi ba? Anito, hindi ko naman pala siya ma-i-impress. At ayoko talaga magpunta sa bahay ampunan. I'm not good with kids. Eh di tumawag ka to cancel, payak niyang tugon. Ito na, here's the favor, ani sa sarili. But you are, malambing nitong sabi at the same time flashing her
that 100 kilowatt smile that no guy was immune to. I need you to come in my place. Naroon rin kasi ang manager ko. I wouldn't want her to think of me as thoughtless. But you are. Pero syempre hindi niya sinabi yun. E di mag-call in si Ka or something. I will do that. Anito. But I want to send you para hindi ako mukhang super thoughtless. Somebody has to deliver all the goods na ipinapasponsor sa company ni Daddy anyway. Ang negosyo ng mga sintilyan ay food packing ng mga chicharya. It makes sense nga naman na mag-donate ang mga to. And the only reason Karina wasn't working for the family business was that her uncle Ted wanted her to learn the concept of hard work elsewhere. But so far, mukhang hindi pa yung natututunan ni Karina. Hindi ako pwede. Tanggi niya. She tried to be firm and tough this time. Manunood kami ni Jess ng sini. And that was the truth. And her refusal had nothing to do with the fact na may tampo siya rito. Actually, kaya siya nag-emote 3 days ago na inhatid siya ni Henry, ang kaopisinang matagal na niyang crush. Tinulungan kasi niya tong tapusin ang isa nitong proyekto. She worked for a CPA firm. And even at 25, she was already a senior team member. Magaling kasi siya sa numero. It came easy to be her like breathing. Kaya nang hindi nito mak-reconcile ang isa sa mga ledgers nito para sa isa nilang kliyente, she had volunteered to help. Throughout the car ride, she noticed that his attitude toward her has changed. Parang napansin siya nito for the first time. They even talk about watching a movie together. Nang marating nila ang bahay, she made the big mistake of inviting him in. At doon nakita nito si Karina. And she was instantly forgotten. Hanggang ngayon kinukulit pa rin siya nito upang magpalakad sa pinsan niya. Although Karina had done nothing to encourage him, other than to smile and bat her eyelashes when she introduced them, hindi pa rin niya mapigilan ang mainis sa pinsan niya. This wasn't the first time in her life na nahuli nito ang atensyon ng lalaking gusto niya. When they were in a grade 1 at Kolehiyo de San Agustin, nakilala naman niya si Jake sa first day of school. Sila ang magkaklase and they were inseparable. A week after, nagkasabay sila umuwi dahil nasiraan ang school bus nito. Nakilala nito noon si Karina at magbuhat noon, hindi na nito binuhat ang kanyang lunchbox. And Thelma was afraid that incident had set a precedent. Up until now, she was nothing but a shadow to Karina. It's not her fault, sabi ng konsensya niya. It was true. Hindi kasalanan ni Karina that people gravitated toward her because of her beauty. Thelma had to admit that she was just in a self-pity mode kaya bitter siya ngayon. She has to snap out of it like she always does. But you have to help me. Pagmamakaawa nito that drag her back to reality. Lumapit pa to sa kanya at hinawakan ang braso niya. Please, please, please. Someone has to deliver the donation. And imagine the kids. Kawawa naman sila. Think of all those poor orphans. Lumabito at ginawang matinis ang boses. They're just like you. Somehow, pero ikaw maswerte ka kasi you have us. Ouch. Karina really did not know how to throw silent punches. Her cousin knew her so well. She knew just what buttons to press. But this time, she told herself to not back down. She must be resilient and stick to her guns. But Karina, may lakad din ako eh. Padala mo na lang kay Yaya Azon. Please, hinihintay na ako ni Jess. Sagot niya. But to her ears, even her own voice sounded unconvinced. May movie date sila ni Jessica, ang best friend niya mula high school. Ititreat siya nito kasi alam nitong depressed siya tungkol kay Henry. Karina didn't say anything but just stared at her with downcast eyes and that very sad face of her. Fine, fine, fine. Sa wakas ay sabi niya. Hindi na nito kailangan pa na magsalita.
Patuloy-tuloy umi-echo sa kanyang pandinig ang sinabi nito. Think of those poor orphans, they're just like you somehow. You're the best! Anito sabay yakap sa kanya. For good measure, I'll even let you take my car and the family driver. That means I can go now on with my date with this newly guy I met last night. Habang nakayukyuk ang ulo nito sa kanyang balikat, eh hindi niya mapigilan na mapasimangot. Tinatawag siya nitong Tubby. Kapag tuwang-tuwa to sa kanya, bakit ba yun pa rin ang palayo nito sa kanya? Not worthy. Although it was term of endearment and not used to embarrass her. It had been her family nickname for so long. But must she be reminded that she once liked eating a tub of margarine-like ice cream and that she still possessed the thunder thighs as evidence? Masinigpitan pa nito ang pagkakayakap sa kanya at muling sinabi, "You're really the best, Abby." That brought Thelma back to her senses. She winced as she felt her jiggly stomach being crushed by Karina's rock-hard toned abs. Nope, she didn't feel like all the best at all. In fact, she felt like the complete opposite. Nauto na naman siya ng bratinela niyang pinsan. Laking pasalamat ni Thelma na medyo tumila na ang ulan nang marating nila ang Mang Jose, ang Cradle of Joy Orphanage. Kanina bago umalis ang bahay, tinawagan na niya si Jess para i-cancel ang kanilang lakad. Inibita niya itong sa mama pero tumanggi ito. Lalabas na lang daw ito kasama ng kapatid para ituloy ang panonood ng sine. She felt a little bit disappointed. Pero anong magagawa niya kung hindi nito type sa mama? Masalo pa siyang na-depress because her friend didn't her let go without reprimanding her. Ang sabi nito, "Ano bang meron ng pinsan mo na yan at pumayag ka maging doormat? Hindi ka naman ganyan sa iba." May point ito. Pero sa tingin niya, hindi naman siya martyr. Tumatanaw lang siya ng utang na loob. Kung hindi dahil sa pamilya Santillan, baka saampunan din kasi ang bagsak niya. Pagkaparada ni Mang Jose ng sasakyan ay bumaba siya para hanapin si Miss Jessie, ang manager ni Karina sa Orion Enterprises. Ang sabi ng huli, nabisuhan na raw nito ang boss. But she herself wanted to talk to Miss Tessie first para malaman niya kung saan ibababa ang mga goods nang hindi sila magkandahirap ng driver sa pagbaba sa maling lugar. Nakita niya ang taong hinahanap sa maliit na function hall. Puno na yun ng mga bata. Tansya niya, they were about 30 kids whose ages ranges from 3 to 10. Nilapitan niya to at nag-usap sila sa sulok. Natawagan na nga ito ni Karina. Kawawa naman at bigla nagkasakit. Anito. Oo nga po. Pagsisinungaling na din niya. She really wanted to be here. Marami nga din hindi nakapunta. Anito. But unlike Karina, napaus talaga ang boses. They were all making it up. I could tell they could not fool me. Thelma wanted to grant in fierce objection. Pero pinigilan niya ang sarili. Salip ay hindi siya umimik. Hindi rin siya nagsalita sa takot na baka mabiluukan siya. In due time, malalaman din nila ang tunay nitong kulay. Mahirap kayang magpaka-plastic. Mga anim lang kami na narito mula sa kumpanya. Dagdag pa nito. And the rest that you see here are staff of the hospice. Sa susunod, I will make a memo na kung hindi makapunta, may salary deduction. Blame also this blasted rain. Nakadama siya ng awa para sa mga bata. She had a feeling it wasn't really the rain. A lot of people dislike children, especially poor ones in an old orphanage. She felt tears well up in her eyes, which she quickly blinked away. Gaya ng sinabi ng pinsan niya kanina, siya mismo'y gaya nila. Wala rin siyang magulang. Ang plano niya na umalis pagka-deliver ng mga donasyon ay napalis. She wanted to stay until everything was done. Ang sabi ni Miss Tessie, dali na lang ang mga boxes sa mess hall. Since food products were inside, ipapamigay raw yun matapos ang lunch. Yun ang ginawa nila ni Mang Jose. Malaki ang apat na kahon pero hindi naman mabigat. Ayaw na nga magpatulong na matanda pero nagpumilit siya. Habang kinakari iyon patungong mess hall, nag-usap sila.
sa tagalang paninilbihan sa bahay ng mga santilya ni Mang Jose na asawa ng yaya ni Karina. Parang ama na rin niya to. Palibasa kasi hindi binayayaan ang dalawa ng sariling mga anak. O ikaw, nagpauto ka na naman sa pinsan mo. Sita nito. Kay tagal na nito sa Maynila pero hindi pa rin nawawala ang tono nitong Batanggenyo. Ahala, eh hindi ba may lakad ka, ika mo ngayon? Hindi siya umimik. Kahit hindi ka magsalita dyan, alam naman namin ang totoo. Sabi nito, kahit panumpang bata pa kayo, lagi ka nagpapaubaya kay Karina. Hindi ko nga alam kung bakit, sadya ka lang sigurong mabait. Hindi po ako mabait. Tinignan siya nito na para bang sira ang tuktok niya. Mabait ka, sira ang bait, siguro pwede rin. Napahinto si Telma sa paglalakad at hindi siya makapaniwala na sinabihan siya ni Mang Jose na sira ang bait niya. Ano siya, baliw? Napag-isip-isip siya. Siguro nga baliw siya. Only an insane person would allow herself to be treated that way. Hindi niya na narealize na sabi niya yun ng malakas hanggang sa marinig niya ang sagot ng driver. Hindi ko naman sinasabi na baliw ka. Matalino ka nga. Kaya lang pagdating talaga kay Karina parang hindi ka nag-iisip. Noon ang dami niyang Barbie. Pero ang manika mo pa rin ang gusto niya. Ewan ko ba sa batang yan? Na-spoil kasi siya ng husto. Depensa niya. Nagsimula sila maglakad muli at kasalanan ni na Tito. Pero ngayon malaki na siya. Balik nito. Ala eh, alam naman niya ang tama at mali. Ikaw naman, payag ka na na. Payag ka na ng payag. Tumatanaw lang po ako ng utang na loob. Alalahanin mo, may hangganan ng pagtanaw ng utang na loob. Pangaral nito. At hindi ba, sinabi namin sa inoon ni Azon na may pera ring naiwan ang mga magulang mo at ginamit nila yon para sa'yo. Hindi siya umimik at gusto niyang magpaliwanag ng pera ay mabilis tumaan sa kamay ng tao. Marahil mabilis ding naubos ang pera na iniwan ng mga magulang niya. The Santillans would have had to use their own money on her too. Tuition pa lang ang mahal na. But she didn't explain to him anymore. Bahalang araw anak, may darating sa buhay mo. Dagdag nito. Gugustuhin mong suluhin at hindi mo gugustuhin hatian si Karina. Ano na mangyayari pag dumating ang araw na yun? Hindi umimik si Telma. She could not imagine that happening. The things Karina like, she never did like. And that includes things and men. Ang mga lalaking gusto niya, hindi naman din kasi type ni Karina. Na-attract lang sila sa dalaga. But she can't imagine herself falling for a man that her cousin loved. Dahil magkaiba naman sila ng type. Chapter 2. Pangalawang balik nila sa kotse para sa huling set ng mga boxes at ang mga pinag-usapan nila ng driver ang nasa isip niya. Natugunan marahil ni Mang Jose yon at tahimik din ito. She was so deep in thought, hindi niya napansin na may nakaharang pala sa kanyang harapan. Bantay, anak! Warning ng driver. But it came too late. Ganun na lang ang gulat ni Telma nang sumalpok siya sa isang malaking poste. Ang kamay lang niya ang tumama dahil hawak niya ang malaking box. Ang tigas niyon, buti na lang at hindi niya nabitawan ng karton. Kung hindi, nagkalat ang mga chicharya sa sahig. Inaayos niya pagkakabalanse na biglang magsalita ang poste. At doon, nahulog ang panga niya. Tulungan na dyan kita, miss. Napapitlag ang uli niya. Nagsasalita ang poste. She looked up to see the most handsome man she had ever seen in her entire life. And his face was so close. They only had the box in between them. She had the urge to touch him to see if he was real. But her hands were otherwise occupied. Napamura siya sa isip. Hindi poste ang nabangga niya kundi isang matangkad na mama. Sorry, sabi niya. Akala ko bumangga ako sa poste. Well, that's a first. Amused itong sagot. His smile was crooked and yet it was the most enigmatic smile anyone has flashed her before. Parang gustong tumulo ng laway niya
Ngayon lang ako nabansig ang mukhang poste. Biro nito. Her face flashed in embarrassment. Why does she always get flustered when put in a delicate situation? Ang ibig ko sabihin. She stammered for an answer. Marahil, tama si Mang Jose at sira nga talaga ang kanyang bait. But to her defense, malalim talaga ang iniisip niya. For someone who isn't occupied, the man was simply too dashing to be unnoticed. He was the type people would give a second look, and he commanded so much attention. Kahit ang matandang driver na nasa tabi niya ay napipi. She could see him from her peripheral vision, craning up his neck in awe at the man. Ang tangkad kasi nito at tansya niya, 6 feet 2 inches ito. Relax, he said smoothly. I was only kidding. I know what you mean. And then he smiled. And that was her undoing. Kila nawala ang ulirat niya at nabitawan niya ang box. Buti na lamang nasa loon nito yon. Sorry, mabilis niyang sabi. I don't know what came over me. Dahil doon ay bahagya nagtama ang mga balat nila. It was impossible for her not to notice that his hands were as smooth as silk. Nangali na siguro ang kamay niya. Depensa ng driver. Kanina pa kasi kami naghahakot ni ma'am. Tinapunan niya ang driver ng kakaibang tingin. Ma'am? Never siya nitong tinatawag nun. Si Karina, oo. She groaned inwardly. Was Mang Jose playing matchmaker? She squinted her eyes at the old man and gave him a curious look. Isang knowing look ang iginanti nito sa kanya. Tama siya. He was playing matchmaker. Buti na lang the exchange was lost on the newcomer. Palibasa kasi sadyang romantiko sina Mang Jose at Yaya Azon. Hindi ba nila nare-realize na ang Prince Charming na katulad ng kasama nila ngayon ay hindi na nai-inlove sa mga katulad niya? Hindi siya prinsesa. Ako nang bahala dito. The tall guy declared. So where shall I bring this? Useless ang magpakyeme pa siya. Ang sabi na lang niya, follow me. She wondered what a guy like him would be doing in a place like this. As they were walking, she surreptitiously examined him from the corner of her eyes. Hindi maipagkakaila. Drop dead gorgeous talaga ang lalaki. He was someone just about every girl and every gay could have crush on. She felt her heart palpitate just by looking at him. Nakakasiguro siya na ngayon pa lang sila nagkakilala ni Mr. God's gift to woman. But despite that knowledge, she just had this sinking feeling that he was somewhat familiar to her. Parang nakita niya to somewhere. And she told him that. At ang sagot niya, marami nga nagsasabi niyan, siguro dahil generic ang mukha ko. You must be kidding, sagot niya. It was obvious he was downplaying his good looks. Magsalamin ka kaya? Tumawa siya. He was no dumb lad if he was smart enough to get her joke. Seryoso ako, pamilyar ka talaga. Mawalang galang na lang. Sabat naman ni Mang Jose. Pero hindi ho ba kayo yung nasa billboard sa EDSA? Yung model ng Haynes? To her surprise, the guy blushed. Buti pa si Manong, kilala ako. Nagpapatawa niyang sagot. Ako nga ho yun. Part-time racket ko ang modeling. Natahimik si Thelma. Kaya pala pamilyar ang lalaki sa kanya kasi sikat itong modelo. Now that she was able to rack her brain, she remembered seeing him in at least a dozen commercials. And he had been at it for several years now. Dati pati mga lumang commercials ito bigla niyang naalala. And about that billboard on EDSA, bigla na rin nag-flash sa utak niya ngayon kung ano yon. It was that popular billboard na pinagpipiestahan ng lahat when it first came out. It was so hot. Even the MTRCB and the church had a comment about it. Sa picture, the model, the guy she was talking to right now, was wearing nothing but his underwear. At ang dalawang kamay nito ay akmang huhubarin ng brief. One side was even weighed down and the triangle of his hips could be seen. Bukod pa ron, ang perpekto nitong katawan and his rock-hard abs were exposed for the whole world to see.
When she saw first that billboard, it took her breath away. Pakiramdam nga niya ay may himatay siya sakaling nasa mismong harapan niya ang modelo. In the flesh, at gagawin ang post nitong yon sa billboard. Ayan, parang gusto na naman tumulo ng laway niya. She felt her heart palpitating. Ano ba to? She suddenly felt nervous and jittery all of a sudden. Bakit pa kasi nalaman pa niya na model to? It would have been better for her sanity kung isa talaga tong poste. She absently fanned herself with her one hand at nag-iinit siya. Nag-aapoy sa libog at sa kahihiyan. Why wasn't she the one to notice that? Buti pa si Mang Jose. In fairness to him, hindi naman tumukhang mahangin. Nag-offer pa nga ng tumulong magbuhat ng karton. Tansya nga niya na parang napahiya rin to dahil namula. She decided that the best way around this was to be her normal self. Siguro naman may endless supply ka ng brief dahil sa racket mong yan. At isang malakas sa tawa ang isinagot nito. It worked, pati si Manong Jose inatawa. By the way, I'm Thelma Beltran. Pagpapakilala niya. You can call me Thelma. Bagay sa iyong pangalan mo. Maraming nga nagsasabi. Matter of fact, niyang sinabi. Pinakilala rin ito si Mang Jose. Eh ikaw, anong pangalan mo? Perfecto Zaragoza? Pecto. And shall I call you perfect? My goodness. She thought to herself there were two more like him. Pero teka, mas matanda na siguro. Mas bagay sa iyong pangalan mo. Conclusion niya. Bakit naman? Tanong nito. Dahil siguro yun sa realization that nothing can ever brew between them, kaya heto feeling niya, she can talk to him the way she did with Jess. Don't tell me wala pa nagsasabi sa'yo niyan. Nang alin nga? Nabagay sa'yo ang name mo talaga. Ulit niya. It's because you look perfect. As the words jump out of her mouth, oddly enough, she didn't feel self-conscious or humiliated. She was calling it as she saw it with her own two eyes. Totoo naman kasi ang sinabi niya. There was no use denying that he was perfect, manly specimen. Samantala, natulala siya nang makita ang binata. At first, Third wasn't sure that the woman who stared at him from behind the desk was the same bubbly girl he met at the orphanage. Ibang ora nito ngayon. Nakasuot ito ng itim na business suit at nakasalamin. Ang kulot nitong buhok ay nakagapos sa isang ban. Hindi niya alam kung nakikita ba siya nito. She was nothing like the fun-loving girl he met 2 days ago. Game na game to, kahit madumihan ang suot nitong maong pants. He must admit maganda ang dalaga. And the perfect word that popped into his head when he first saw her was Kirubin. Mukhang seryosong seryoso to sa pagbuhat niyon. Marahil para hindi bumagsak. He was all set to offer help pero hindi siya nito napansin at sumalpok sa kanya. At napagkamalan pa siya nitong poste. Kaya naman naalala niya ang bukha ng Kirubin tuwing makikita niya to. Her face was perfectly innocent, serene and sweet. And to that, medyo may konti itong baby fats, kaya bagay na bagay talat tong Kirubin. Pero mukhang iyon ay hindi niya nakita ngayon sa babaeng nakatitig sa kanya. Napalitan to ni Miss Tapia. Thelma? Ikaw nga ba yan? Aniya. He was compelled to ask kahit naipakilala na ito ng head supervisor ng Phytogerian Financial Planners Incorporated. Nakatabi niya ngayon sa bungad ng pinto sa opisina ng dalaga. Thelma urgent na sabi ng supervisor. Dahil hindi tuminag ang dalaga sa pagpasok nila. Thelma! Ulit nito as if to snap her out of her trance. Thelma Beltran! Third was afraid that she would get in trouble. Bakit ba biglang natulala si Thelma? She was perfectly chatty last Saturday. In fact, she talked a mile, a minute and was so witty making all those jokes. Nasaan ang Thelma na yun? She even had the nerve to tell him he looked perfect at angkop sa kanya ang kanyang mabahong pangalan. True to tell, inaayawan niya ang kanyang pangalan. He thought one perfecto was more than enough. Pero anong magagawa niya
It was already written on his birth certificate and he can't very well strike it out just by his whim. Nagulat siya sa guts nito kasi ito ang kauna-unahang babae na nagsabi sa kanya na perfect siya. Well, he often heard that on his modeling assignments, "You're perfect for this ad," pero hindi sa tunay na buhay. Ang lalo pa nakapag-impress sa kanya, after telling him all that, she didn't even gawk at him. Hindi to napahiya, nagpa-cute o nagpapansin. Basta wala lang tong ginawa. And that episode was a definite first for him and he thought about it until last night. "Nagulat ka siguro na dito tayo ulit magkikita?" sabi niya. Aware si Third sa itsura niya and the effect it had on most people. Karamihan ng mga babae, they stare when they first see him. Karamihan, wala namang sinasabi. They give him dazed and dreamy looks. Some women make quick assessing surveys and then just walk away. Ang iba, binibigyan siya ng stolen glances as if hindi niya yun mapapansin. At ang iba, they stared openly and without shame na yung tipong halos masunog na siya sa titig pa lamang. Ang pinakaayaw niya, yung mga babae na nagpapakyute na hindi naman cute. Yun bang tawa ng tawa at ngiti ng ngiti kahit wala naman nakakatawa. Lihim na lamang siyang natatawa sa gawin ng mga to. But he preferred all that over the indifferent and impersonal stares of those people who belong to the advertising industry. Every time he goes into a casting call para sa isang racket, ganun ang mga titig nila. But actually, it was a deceiving eye trick. Dahil ang talagang ginagawa nila na ina-appraise ang itsura niya to see if he was fit for a job that a particular client wants. And frankly, having their perusing eyes on him made him feel like meat, para siyang karne na kinikilot binibenta. At ngayon, kung kailan akala niya na malayo siya sa industriyang iyon at nasa isang financial firm siya, bigla na niyong mararamdaman. Ganun kasi ang pagkatitig sa kanya ni Telma ngayon. And it was unnerving him. It was nothing like the way she looked at him at the Cradle of Joy orphanage. Thankfully, she opened her mouth to speak. "I'm sorry," mabilis itong sabi. "You caught me off guard. I didn't expect to see you again. And even here at my own office." Tumayo to, timinuestra ang kamay sa dalawang visitor's chair sa tapat ng mesa. Hindi lingid kay Perfecto na nagtaas ng kilay ang supervisor, na parabang ayaw maniwala na magkakilala sila ni Telma. The lady boss was one confident woman na kanina pa nagpapakit sa kanya. Granted, it was all subtle but still he found it totally unprofessional. He followed Telma's lead and sat down. Umupo din ang dalaga. Umupo rin sa isa pang visitor's chair ang lady supervisor. "Magkakilala na pala kayong dalawa?" The question was directed at Telma pero siya ang sumagot. "Yes. Hindi ko alam na dito siya nagtatrabaho." He smiled sa kirubina face ng babae and she smiled back. Her deep dimples on both cheeks popped out. Surprisingly, seeing her familiar smile gave him a rush of pleasure. "He saw her as a friend, didn't he? Saan kayo nag-meet?" dagdag ng boss. "Ma'am, sa..." simula ni Telma. The boss was beginning to get on his nerves at masyado tong prying but at the same time he knew he mustn't offend her dahil baka mag-retaliate ito sa dalaga. In so many ways, naisip niya, men are much easier to work with. "Sa tabi-tabi lang," joke niya. "Thank you very much for introducing me to your CPA, Miss Concepcion. I look forward to working with her. But I'm sure, a woman of your caliber is very busy. I don't want to take up any more of your time. Bringing me to her office personally is more than enough and thank you very much." He gave her his well-practiced smile for the camera. Ever so slightly, he tightened his lips to that desired angle and opened his mouth to show his blinding white teeth. And just like that, Miss Concepcion stopped acting like a predator.
His smile worked like a charm. Yet again, it seemed as if the lady was melted into dreamland. Shook the hand which he offered and bade them farewell. Is she always like that? Tanong niya nang isinara nito ang glass door. Actually, ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Pagtatapat naman ni Thelma na nakakunot ang noo. Napakamot siya ng ulo. Weird. Ngilitian siya nito and those dimples pop out again, making him catch his breath. Hindi. Tanggi nito. She's not just used to seeing someone like you in the four boring walls of our financial institution. We get boring. Starstruck lang yun sa'yo. Starstruck? Ulit niya. Ano ako, artista? Baka nakita din niyang billboard mo gaya ni Mang Jose. Seryosong sabi nito. For your information, may asawa yun pati si ma'am. And then she laughed. The old Thelma was back. And Perfect was relieved. Mas gusto niya ang Thelma nung Sabado kaysa sa Thelma na seryosong seryoso. As if becoming just aware of it, hinawakan nito ang isang kamay at ang tagiliran. Matapos sinilapag din ito ang kamay and folded their hands on top of her desk. Hindi yan po mga pamporma lang, no? Nakalabi nitong saad. Kailangan ko talaga yan. I hate to admit it, but farsighted ako. When I look at our accounting books, kailangan ko ang salamin. Tanggalin mo muna, samon nito. Hindi ka pa naman tumitingin sa mga accounting books, and I find it highly distracting. Pinaunlakan siya nito at inilagay nito ang salamin sa ibabaw ng mesa. There, that's better. He really liked her better without the glasses. And she had the ugly ones too, yung itim na plastic frame na mukhang pangmatanda. Na hindi na niya akalain na makikita silang muli. Aaminin ni Third, he really had fun in her company. She was witty and smart, and she obviously liked children. He was even more awed nang malaman niyang hindi pala ito kasama sa company outreach program dahil hindi ito miyembro ng kumpanya. She was just there doing someone a favor. And the driver wasn't hers kundi sa taong ginagawa nito ng pabor. Nang sinabi niya rito, nakaka-impress ka naman. A lot of girls would not do what you're doing. Ang sagot nito ay, don't be. A lot of those girls probably have dates with their boyfriends. It's just so happy na wala ako kaya libre ako. Now if I had one, I probably won't be here. He looked at her doubtfully. He knew she was just being flippant. Baka sabihin mo kung may boyfriend ka, isama mo rin siya rito. Isang ngiti sinigot nito sa kanya. And he knew he was right. She really was something else and when she performed that magic trick for that crying kid, she literally knocked his socks off. Paano mo nagawa yun? Tanong niya matapos itong ipa-appear disappear ng isang candy sa kamay nito. From the left hand, it went to the right hand after the kids said please. According to her, hindi raw abracadabra ang magic word. Narinig mo na ba yung dati? Unfortunately, Thelma, I haven't heard about that trick. Hindi ganyang ibig kong sabihin. Anito, what I mean is, haven't you heard that a magician never reveals his secret? Niyugyug niya ang kamay nito na parang bata. Sige na, spill the secret. Hindi pwede. Sige na, please. Aniya sabay alog ng braso nito. Hindi nga pwede, makulit ka. Sabi nito. Nang akmang bubuksan niya ulit ang bibig, ang piglang sabi ng dalaga ay, sige ka, bagdang ulit ka pa, I'll make your clothes disappear. Tingnan ko lang kung hindi sila mabaliw lahat kapag nakita nila in the flesh ang billboard sa EDSA. Natawa naman siya. No, you can't do that. At the serious look on her face, he said finally. Fine, I don't want to risk it. Baka totohanin mo ang sinasabi mo. Nakakahiya, general patronage pa naman dito. At nagtawanan sila. When Third left the orphanage, he thought that would be the last time he would hear her laugh. Hindi niya naisip kunin ang phone number nito. Hindi niya alam kung bakit. It was stupid on his part, basta ang alam lang niya. When it was time to go, they went on their separate ways. And he went home with her face on his mind. Noong una nga, hindi siya makapaniwala na nag-enjoy siya sa company nito. It was one afternoon that he can be honestly say was well spent.
at hindi niya inaasa mag-iiwan sa kanya ng marka ang babae. Kasi kahit nag-enjoy siya kasama to, he had to admit she wasn't his type. Ano nga ba ang type niya? In the past, he had only dated fellow models. Sila kasi ang palagi niyang nakakasalamuha. But he had not dated anyone for so long. He had given up on the dating game because of too many worthless relationships. And then Thelma came along. To be honest, at ngayon ay magkakaharap silang muli. Ano nga pala ang ginagawa mo dito? Tanong nito sa kanya na nagbalik kay Third sa kasalukuyan. He looked at her intently again. Without the glasses, she looked even younger. How about I tell you over lunch? At sinulya pa nito ang relo. Sige, it's 11:30 anyway. Sagot nito. Ayusin ko lang ang gamit ko. Ipinatas ito ang mga folders na nasa mesa at iniligay yun sa file cabinet. Pagbukas niyo, nakita niya na may individual tabs ang bawat folder. You're very organized. I have to be. Matapos yung ikinuha nito ang bag. Let's go. Saan mo bala ako gustong kumain? Treat ko na, cause you're my client. And I have representation expenses anyway. Whenever you want. Tugon lang niya. He didn't like the idea of their lunch sounding like a business meeting. But he didn't say anything. Chapter 3. Hindi makapaniwala si Thelma na kasama niya sa sasakyan si Third o si Perfect. His car was just as conspicuous as he was. It was sleek silver Mercedes-Benz at halos mahulog ang pangha niya nang ipagbukas siya nito ng pinto kanina. And now that she was sitting on the opulent leather passenger seat, parang gusto niyong kurutin ang sarili upang masiguro na talagang nangyayari ngayon. Nakasama niya ang hands model. He was so close that with just a reach of her arm, she could actually touch him. He looked so gorgeous. Natatakot nga siyang baka narinig nito ang tibok ng puso niya. Nakakahiya. Aaminin niya. She was so shocked to see him at her office just a while back kaya napatulala siya. She didn't think she would see him again except along EDSA and in her dreams. Noong una, naisip niya kung hinahanap ba siya nito kaya bumuligato sa office niya. But she thought that was unlikely for him to do. Besides, the surprise on his face was evidence enough for her to know na coincidence lang ang lahat. Maya-maya pa, tinanong siya nito, okay na ba sayong kumain sa Sima? It was a Greek restaurant with their favorite moussaka and caviar paid on its menu. Teka, that's ultra-fattening, sabi ng konsensya niya. Could she possibly eat that in front of him? Even if she knew nothing could ever happen between them. Nahiya pa rin siyang magpakababoy sa harapan nito. She racked her brain for the perfect thing to order. Medyo kabisado na niya ang menu. Maybe she'll just go for the salad and order the grilled chicken. They were perfectly respectable, healthy and low-calorie choices. Fine with me. Anito, narating nila yon in no time at all. Mula sa parking lot habang naglalakad sila sa loob ng restaurant. Thelma felt grossly aware of all the stares being thrown their way. Third looked unaffected, walking as if he was trotting down the ramp. And for someone who was just in jeans and plain black shirt, he looked hella good. Kulang na lamang ang blinding spotlight and it would feel like a show. Life is indeed not fair. Pakiwari niya kahit nakasot ito ng sako, he would look elegant. Pero siya, hindi. Mukha siyang yagit kapag nakasako siya. At hindi siya sanay sa lahat ng titig. Naiilang siya. She wanted to shrivel up and have the floor swallow her whole. Pakiwari niya ang mga babae masama ang tingin sa kanya. At kahit ang kalooban niya ay kinakatay ng kanyang insecurities. Being with someone so perfect can do that to a person who was grossly imperfect. Nainis na siya sa sarili kung bakit ang nut-nut niyang business attire ay ang suot niya ngayon. She wasn't the type to plan her outfits in advance, kaya kung ano ang pinakamalapit na mahahablot sa kabinet niya, yun ang kanyang kinukuha.
At ang pinakamasaklap, ang suot niyang pantalon ay medyo masikip sa bewang. Kanina pa niya nararamdaman na sinasakal ang garter ang balat niya. She's betting that there are angry red marks over by her stomach now. Oh no, not in front of them, dear Lord. Kaya nang umorder sila, salad lamang ang hiningi niya sa food server. That's all you're having? Gulat na tanong ng binata. He ordered a big serving of lamb roast and she wanted that too. Pero pagpapantasyahan na lamang niya ang nasa plato nito. Nasaan niyo rin ito ang di paniniwala na salad lamang ang kaya niyang kainin. She felt awful. She wanted to cry but she dared not to. Ang sabi na lang niya, nag-heavy breakfast kasi ako eh. Ako pa? Hindi ba ako malalamangan when it comes to food? Hindi ba halatang ebidensya? Then she proceeded to tap her stomach. Maski ang waitress ay napangisi. But to her surprise, Third didn't laugh. He just looked sober. He shrugged his shoulders and said, I guess that's it. Minabuti na lang niyang idaan lahat sa biro. Kahit na namamatay na siya deep inside. Ayaw niyang mapahiya sa harap nito. He was not only beautiful outside but he had a beautiful heart too. Nung Sabado, nakita niya to in action with the kids and he was real. He was genuinely happy playing with them. Kasi hudang madumihan pa to at madaling malaman kung nagpapanggap lang ang tao. Especially when they were around children. And Third was most definitely not faking it. It would have been easier if he was. That at least, she wouldn't be fighting off his huge crush that she keeps telling herself she wasn't feeling for him. Ang pangontra na lang niya rito ay ang realisasyon na hindi talaga sila bagay. So, tell me, bakit bigla kaya ta nag-appear sa opisina? Tanong ni Thelma pag alis ng waitress. I want to prove that I can take over the company. Sagot nito. May business degree ako, but that's so long ago. It's been ages since I got out of college. Hindi ko na halos maalala lahat. I need a crash course in accounting, expenditures, overheads, and liabilities. All that crap. Basta, I need to prove my worth dahil kung hindi, magtatawanan lang nila ako palagi. And I... Teka. Pigil niya. You're talking too fast at sino naman ang tatawa sa'yo, Aber? I find that impossible. Ang mga kapatid ko, buntong hininga nito. The two of them are not only beautiful but they're smart too. My younger sister is a concert pianist and my younger brother has a PhD. Uya ka pala? Yes, and I'm such a bad role model. Because I'm the only one that makes money by smiling. Wow, ang hirap naman ang problema mo. Look, I'm serious, Thelma. No time for jokes right now. Me too, sagot niya. Seryoso din ako. What's so bad about making money by smiling? I think it's smart of you to capitalize on your best asset. You're milking it for all it's worth. So what? It's smart and savvy in my book. Really? Really. Pero ang mga magulang ko, they think otherwise anito. I feel like they don't take me seriously because of what I do. They never share anything about the company kasi feeling ko, akala nila wala akong alam about business. Bumuntong hininga to matapos ay pinagpatuli ang pagkwento. The reason I went to business school was to help eventually run it, which never happened. Kasi I got too busy with the modeling thing. Sa simula, it was just supposed to be a diversion. I was discovered in high school, you know. But later on, I got more busy and it took up my time. What made you decide it's time to stop? Curious naman niyang tanong. Why the sudden career change? Medyo namula ang binata bago sumagot. But it was ever so brief. Thelma thought she imagined it. That billboard. Well, let's just say kung may pwede akong burahin sa buhay ko. That's included in the list. And right now, I'm almost 32. I feel like I've hit my prime and perhaps I'm even declining. She begged to differ but of course she didn't say that out loud. Modeling isn't forever. Dagdag pa nito. I need to fall back on that business kaya ako kailangan ng servisyo nyo.
Napakunod naman ang noon niya. Ano bang business niyo? Orion Enterprises. Oh, ito pala ang anak na may-ari ng Orion, ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Karina. He wasn't just Mr. Hunky VP. He didn't even belong to Karina's division. He was there at the outreach program because he didn't need to be. He wanted to be there. Obviously, hindi pa to nakikita ng pinsan niya. Kaya she hadn't been gushing about him. I hope that little brat doesn't set her eyes on him ever. At that instance, she thought that. She felt rather bad at masamang mag-isip ng negatibo sa kahit kaninong tao. Kahit mag-aano to kapasaway, yun ang turo ng late mother niya. Huwag ka na mag-alala, kayang-kaya mo naman yan. You really think so, Thelma? Naaawa siya rito. Third looked like a little boy seeking his mother's approval. She knew how that felt because all her life, she sought her uncles and aunties' approval, which they never gave. Tumango siya. Of course. That's really great that you think I can do this. Napakunot ang noon niya. Bakit ko naman iisipin hindi mo kaya perfecto? Ano ka ba? Perfect ka nga, hindi ba? She really wanted to make things light again and seeing him all gloomy was making her even more depressed. He made a sad face. Unfortunately, dahil sa trabaho kong pagngiti at pagposing-posing, I ran into a quite number of people who don't think highly of my mental capabilities. Ang sabi ng iba, dapat nag-artista na lang daw ako. Eh bakit nga ba hindi ka nalang nag-artista? Pati ba naman ikaw? Sa hindi ako marunong umarte and I value my privacy. Relax. Kaganyang sabi, binibiro lang naman kita. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit nila pinagdududahan ang mental faculties mo. Sila ang mga bobo para mag-isip nun. Kaya mo. Anyone can do anything they set their mind to. He blinked and then a slow smile spread across his face. Lumiwanag din ang mga mata nito. Sadly, she didn't feel the same. Nakukonsyo siya sa tingin nito. What could it mean? Thankfully, dumating ang waitress, dala ang order nila. And that moment was broken. But when the girl left, he looked at her with that same emotion na discharged eyes again. This time ay hindi na niya napigilan ang sarili. What's with that look, dude? Wala, nagulat lang ako. Well, hindi ka mukhang gulat ni Anya. Mukha kang constipated. It was another paltry joke on her part, pero hindi niya alam ang maitatawag sa look nito. All she knew was that it made her uncomfortable. Natawa to. Humor was really a key to get out of something rough. Ganun ba? Anito. Sorry ah, I didn't mean to stare. Natutuwa lang ako sa'yo. At pumalakpak ang tenga ni Thelma. Don't you think I can actually understand accounting? Pagkatapos ito. Many people think that I'm like a Kendall, yung partner ni Barbie, that I have nothing in between my ears. At lumangay-ngay ang kanyang tenga. She actually thought he meant na tatutuwa ito sa kanya. And not the accounting crap. Asa ka pa? Anong boses sa isip niya and that was true unfortunately. Bakit mo naman hindi maintindihan? Komento niya. It's math. Math is basic. It never lies. 1 + 1 = 2. Always at madali ituro ang konsepto sa taong gustong makinig. Willing ka naman hindi ba? Tumango ito. Good. Aniya. Because that is the most important thing. Add to that, anyone with brain can get it. At mukha ka namang may utak. Hindi ba? Tinuro niya ng isang kamay ang ulo. I don't think yours is empty or is it Ken? Tumawad na sa biro niya. The fact that he could get her joke means it wasn't empty like what everyone thought. Ingit lang ang mga nagsasabi ni Yun sa'yo, Third. I think my family feels that way too. Did they ever tell you? Umiling ito. See, it's just your feeling. Alam mo, a lot of people would kill to be like you. And then she added, myself included. Bakit? Eh, ang talino mo kaya? Perfecto. Brains are good pero mas kapansin-pansin ng beauty. Lalo na sa paghanap ng boyfriend.
Prangkang sabi niya. He was being honest with her so she thought she might as well be with him. Ayoko namang maging mag-isa habang buhay. I wish I had a little bit of your gift. It's a curse. It's not. Maraintanggi niya. Gwapo mo kaya no? Ano ka ba? Fishing for compliments? Manalamin ka kaya? Umiling ito matapos ay bumuntong hininga. This time he didn't laugh at her teasing which made her realize he was dead serious. It's not enough. It's perspective. Kontra niya. Kung titingnan mo in that way, negative nga. She took a pen from her bag and drew a happy face on her thick square table napkin and gave it to him. And when he looked up at her, ang laki na ng ngiti nito. Ang pangit ng drawing mo. Magiliw nitong pintas. Yung bilog mo, oblong. And the happy smile is lopsided. Ngumiti siya. Pintasero ka rin ha? At tumawa to ng malakas. Hey, I don't claim to be a Picasso. I'm just a number crunching genius. Indeed you are, Thelma. Ngilitian niya to pero inasaltong utak niya ng maraming tanong. Did he mean to say that yun nga lang siya talaga? That she would always be brains and would never ever be deemed beautiful? Or maybe she was just thinking that because of all her self-doubts. Mas matutuwa pa rin siya kung lumuwag-luwag ang pantalon niya. And she would even be happier if she could see the cheekbones that were hiding underneath all the fat on her face. Maybe it was really time to start dieting. Not for anyone else but for herself. She ought to take her own advice and shift her perspective. It was time to stop blaming her sweet tooth and her metabolism. Kung ano man ang mga insecurities niya, dapat niyang gawan ng paraan yon tulad ng ginagawa ni Third. It was time for her to conquer those dreadful feelings. Patapos ng pagkikitang yon, araw-araw sila na nagmi-meeting ni Third. Tinanong niya kung anong oras ito gustong magkita sila and he preferred the same time. So usually, their meetings extended until lunch. She worked all her other projects around him. The bulk of the other number crunching work would be taken care of in the afternoon. Sa una pa lamang nilang official meeting, sinabi niyang dalhin nito ang ledgers ng Orion para maturo niya rito ang proper cash flow and basic bookkeeping concept. That's when she had found that he had not expressed interest to his father yet about running the company. Hopefully, after this 3-week crash course, I'll be ready. She had told him, there are many things that I can teach you about running your business, Jared. Una sa lahat, hindi naman ako negosyante. You really have to talk to your dad for that one. I know that, but it makes me feel a bit more confident to know about these basic things. At least may idea man lang ako kung saan nakukuha ang pera at paano yung lumalabas ng kumpanya. I promise, after my crash course with you, I'll do it. Kaya yun ang pinagkakabalahan nila sa araw-araw na pagkikita. They poured over tables and ledgers. It was all business. Ang sabi ni Thelma sa sarili, it was silly of her to harbor a little crush on him, but she could not help herself. Sa araw-araw nilang pagkikita, mas lalo pa yata itong gumagwapo habang nakikilala niya. And getting better and better like wine with each meeting. She kept on telling herself it was dangerous for her to feel that way about it, knowing he can't reciprocate. Pero ayaw magpapigil ang emotional side sa rational side niya. She even gave him a binder of basic accounting and bookkeeping concept that she made herself. He was a very willing student who absorbed information so fast like a sponge. Kaya kung sino man ang nagsabi na walang laman ng utak nito, was deadly wrong. Sa pang-anim nilang meeting, sinabi niya rito yon and he was all smiles. She could feel it radiate all the way to her toes. Na hindi mo na nga kailangan tapusin ang iba pang sessions, Ania. You can already talk to your father. I'll feel better about doing it when we're done with everything. Seryosong sabi nito. And of course, that's fine with her. At least, that meant she can get to look at him for another 2 weeks. She was having so much fun in his company anyway. In between mini breaks, they had talked about their personal lives. At na-discover ni Thelma na marami silang pagkakapareho.
They both like to read suspense novels. They both like listening to R&B. And they both like to watch action-adventure movies. They even made a comment, pag ipapalabas na yung bagong James Bond movie, manood tayo. Of course, she took that with a grain of salt. He wasn't asking her for a date. He was just making conversation and being polite. At hindi naman sila nakikita sa labas other than their meetings. On their 2-week marks, masalo pa naging personal ang kwentuhan nila. Nag-share ang binata kung paano ito nagsimula sa modeling. Na-discovery raw ito habang nagpapagupit ng buhok. His parents were initially against it, lalo na't bading ang talent scout na kumontak sa kanya. Pero nagpumilit si Third. The money they earned at a young age wasn't bad kaya pinagpatuloy nito ang napiling career. He shared further the reason he was grounded was his mother. Ang swerte mo naman. He must have noticed the sad look in her eyes and tapped her arm. I'm sorry about your own mother, Thelma. She hadn't told him then, yet na namatay ito, but he was perspective enough to guess it. He was really smart. If she didn't watch herself, she could totally fall for him. Or maybe she had already. And that was a recipe for disaster. They were like oil and water. They could never be mixed. Upon his gentle prodding, ikinuwento niya ang tungkol sa mga magulang and how devastated she was when they died. Only her close friends knew the story. She never wanted to be accused of asking for pity. Pero sa kausap, may pakiramdam siyang hindi nito iniisip na nagpapaawa lamang siya. We had a car accident, kwento niya. Galing kami ng Tagaytay noon. Umuulan and the road was very slippery. Bumaligtad ang sasakyan. Nanlaki ang mga mata nito. You mean you were in the car with them? Tumango siya. And his big eyes were filled with horror. Inakbayan siya nito pero hindi na niya napansin yun. Because he was too busy going down memory lane. Sila lang ang pumanaw sa aksidente. Gumuntong hininga siya matapos ay nagpatuloy. I was too small then. Kung sa bagay, I still am now. She added bitterly. She wanted to joke about it to make things light but she didn't succeed. Oh, Thelma. And she heard the compassion in his voice and that tug at her heart. She wanted to cry but she willed the tears not to fall. I was trapped to my car seat. Ang sabi ng mga nag-respond sa aksidente, if I had been any taller, my head would have been crushed too. I'm so sorry, Thelma. Me too. Muli bumuntong hininga siya. But that happened a long time ago. Sa simula, syempre, I wondered why God didn't take me too. It was unfair, especially to a child. It was then that she turned her attention to eating sweet things. It took me some time to realize na siguro may plano siya para sa akin. It was then that she felt him squeezing her shoulder. Yumuko siya at nakitang kamay nito roon. But she was much too melancholic para biglang kilikin. And besides, she knew he was doing it not because he liked her, but because he was touched by the story. Believe ako sa'yo, Thelma. Seryosong sabi nito. And yet despite all that, you can still be happy. Yes, she was happy on that surface. Pero may mga sandali na nilulupig din siya ng kalungkutan. Naisip niyang itigil na ang madramang sandali. Ayaw niyang umiyak sa harapan nito. And that's why they call me Mary Thelma. Tumayo siya at nag-excuse upang magpunta sa restroom. Habang naglalakad patungo roon, iniisip niyang kailangan niyang iwali ang kanyang personal and professional persona. Compartmentalize, wika nga. At muntik na siyang mapaiyak sa harap ng isang kliyente and that was unacceptable. While she was inside the cubicle, inarinig niyang may pumasok na mga tao. Did you see her? Pamilyar ang boses nito sa kanya. Of course, sagot ng kausap nito na pamilyar din ang tinig. But I don't think Miss Thelma saw us. Umuwi na rin ata sila. Nakita ko na tumayo si Mr. Hank at hindi ko na siya makita. Thelma wondered if Third had left her. But she knew him well enough now to know na hindi ito ganun. He must have just gone to the restroom himself.
and she was pretty sure there was a good explanation for that. Mabuti naman hindi niya tayo nakita. Deklara ng babae. She might think we're spying on her. But we're not, tanggi ng isang boses. We just happened to be having lunch in the same place where she's getting lovely-dovey with her boyfriend. Ang pagkasabi ng huling salita ay sarkastiko para sa kanya. But that didn't offend her. In fact, gusto niyang matawa. It was hilarious of them to think Third was her boyfriend. They were like David and Goliath. Hanggang kilikili lang siya nito at mukha siyang roll-on. Suspecha niya, mga kopisina niya ang dalawang babae. And the fact that they called her Miss Thelma made them her staff. It's either secretary or junior CPAs. Pero hindi niya talaga mabosesan. The other girl snorted. Asa pa siya? Client lang yun, no? Hindi kasi sila bagay. She looks frumpy and lumpy next to that Adonis. Ouch! Masakit pa rin ang tama niyon sa kanya kahit totoo. Don't be mean. Sita naman ang isa. And she's not that lumpy anymore. Don't you see? She's lost some bit of weight. It's just not that obvious because she's hiding in that hideous office wear of her. Pero pansinin mo ang mukha niya. Hindi na ganun ka-bloated. Hindi naman makapaniwala si Thelma sa komento ng babae. I lost weight? Tinignan niya ang waistline ng pantalon. And it was the same tight pants she had worn on her first meeting with Third in her office. Ganun na lang ang gulat niya nang mapansing maluwag ito. There was even a half-inch gap. She had lost weight by not really trying. Teka, it's all that salad over lunch with Third? Sabi niya sa sarili. And by the time she got back to the office, she was too busy to have a snack and munch on things like she usually did. She wanted to do a happy dance but she didn't want them to hear her. Konti lang naman ng weight loss, sabi ng isang babae na umangaw sa kanyang atensyon. And even if she did, it doesn't erase na baduy siya. Walang fashion sense at ang kilay niya masyadong bashy. The other girl's reply was to laugh. Not to mention mukha siyang yaya ng kasama niya. You're so mean. But ain't that the truth? At nagtawanan ng dalawang babae. Thelma wanted to bang the door of the cubicle open pero hindi niya magawa. She was in shock to hear them say those mean things. Matapos yun, narinig na niya ang pagbukas sa ng pinto. Her happiness over the weight loss was suddenly deflated. Nasaktan siyang marinig ang pinagsasasabi nila. Although she knew there was an edge of truth in them, she tried to act like she was tough and that it didn't bother her. So what kung wala siyang fashion sense? So what kung mukhang lalaki ang kilay niya? And so what kung mukha siyang yaya? Napasimangot siya. It still stung. And here she was daydreaming about Third, liking him big time, crushing on him big time, loving him big time. Sabi na nga ba, when a person plays with fire, that person gets burned. And she hadn't only been playing with fire. She was basking in that glory of the flame. Bakit ba niya pinapaniwala sa sarili na hindi siya maapektuhan ng frequent meetings nila ng pinata? For someone who was supposedly smart, she was delusional. And here she was dreaming na maari silang maging masaya. Asa pa nga siya na maging sila, which was what her heart was been secretly pining for. Totoo nga naman na mukha siyang yaya nito. Masyado kasi siyang ambisyosa. She ought to compartmentalize. From now on, she really should stop thinking about the two of them such in a personal manner. She was his accountant. He hired her to be professional and he was paying her, for God's sake. Paglabas niya ng cubicle ay nakita niya ang refleksyon sa salamin. Again, the disappointing figure did nothing to appease her. And she stared at herself in horror dahil napaluha pala siya ng dalawa niyang staff. Because of that incident with her parents, hindi siya basta-basta naiiyak. It surprised her to see that her eyes were moist. Kaagad siyang kumuha ng paper towel para dampian ang mga mata. Lumabas na siya ng restroom at hinanap si Third. Hindi nga niya tumakita sa kanilang mesa. Could the girls be right?
She was on the verge of panic when a waiter approached her. Ma'am, pinapasabi po ng boyfriend niyo na kinuha niya ang sasakyan at ipapark sa entrada. Nagsimula kasing umambon para daw hindi po kayo mabasa. She was much too distraught to see his gesture as an act of sweetness. Again, Third was being practical about things. Salamat, matabang niyang sagot, pero hindi ko siya boyfriend. Chapter 4. Ilang araw nang balisa si Third, may nagbago sa kanila ni Thelma. Hindi lamang niya eksaktong matukoy kung ano. There was just something that was different. Oh yes, she was still the same bubbly Thelma. Sinasagot dito ang lahat ng tanong niya. She was there for him, and yet in so many ways, she wasn't there too. Para bang may invisible wall na nasa pagitan nila? At hindi niya gusto ang nangyayari. As he examined her face bent over the mock accounting ledger she asked him to do, he could not help but admire her face, front with concentration. Her brows were furrowed together, as if she was solving the most important problem in the universe. Samantalang papel lamang niya ang tinitignan nito. He was flattered that she could give his work that kind of attention. Thelma was not a knockout kind of beauty. Ni hindi nga tumaporma. She had decent clothes but they were not trendy nor fashionable. He felt she could use some help in that department because he thought that she was hiding her body under all those black business suits. Sa tingin niya, para nangangayaya to. Naisa na niyang tanungin to tungkol dun. Pero natatakot siyang ma-offend ito. And that's the last thing he wanted. He liked being around her because it wasn't complicated. At sa itsura pa lang ng dalaga, malalaman ang hindi to komplikadong tao. Hindi to naglalagay ng maraming balamuti sa mukha. Naisip niyang hindi na naman ito kailangan yon dahil maganda na ang kutis nito. She also didn't use much jewelry other than her watch and a thought that was perfectly fine too. Para sa kanya, hindi nito kailangan ng mga barloloy na yon. It would only take away the attention from her cherubim face. In his look, she was pretty cute at first glance. But her beauty was that kind that grows anew. She was unlike the many girls he worked with na talagang mahuhulog ang panga ng tumitingin hanggang lupa. Yet in so many ways, she looked even more beautiful in his eyes than they ever did. His favorite was how her eyes sparkled when she talked about numbers, as if it was something as simple as oxygen. At natutuwa talaga siya na iniisip nitong kaya rin niyang gawin ang lahat ng iyon. She had never thought of him as just a handsome face. She actually thought that he could do more than just a smile. And she had made him smile countless of times. Magandang attitude ang dalaga. She had a sunny disposition na palagi nagbibiro o nagpapatawa. One time, they were talking about hobbies at natuon ang usapan nila sa sports. Tinanong niya kung ano ang kanyang nilalaro. At ang sagot nito ay, mukha ba akong athletic? I don't have any athletic lang ako. At natawa siya ng tawa doon. And how she had laughed with him too. Isa sa mga pinakagusto niya rito. Maganda ang humor nito. Considering she had a tragic childhood, he had a great time by just being in her company. Unlike his other dates, kung todo bigay na siya ng roses, chocolates at expensive dinner, hindi mo lang siya matapunan ng sensei ng ngiti. With Thelma, he didn't need to spend anything at all to make her happy. Because she was the source of happiness itself. Sa katunayan, siya rin mismo ay masaya dahil lang magkasama sila. Aminado si Third na marami na siyang na-date na ubod ng ganda. In his field, he was surrounded by them every single day. But none of them could tie his stomach up in knots that way Thelma did when she flashed him that bedimmed sweet smile of hers. Ang ngiti kasi nito ay hindi persado o peke, di tulad ng ibang babae. With her, he didn't get this feeling na pinapatronize siya nito. Nagpapa-impress o nagpapa-cute sa kanya. When she smiled, it came from the heart. And that's because she had substance. He had longed to have a woman with substance in his life. Sa dinami-dami ng masalimuot na relasyon ng dinaanan niya,
he was fed up by the superficial things. Gaya ng kasabihan, ang beauty ay hindi nagtatagal, maski nga ang perpektong rosas ay nalalanta rin. She rumpled the papers on her hand and the sound those made brought him back to the present. Nakita niyang hindi naman ito nilihis ang tingin. She probably just moved a few pages to look at something, and he saw her circling something on his work. Bigla siyang kinabahan. Nagkamali kaya ako? He had wanted to ask her that, but he saw that she put a start next to that circle, and he felt relieved. More than anything else, he wanted her approval, and he wanted it because he had fallen for her. The realization caught him by surprise. It's as if a battering log rammed up against his chest, at ang lahat ng hangin doon ay gustong bumuga palabas ng bibig niya. He wanted to gasp, but he caught himself. In the end, he only succeeded in making himself choke. He coughed and coughed. "Okay ka lang?" tanong nito. In between fits of coughing, he reassured her. "Nabilao ka lang." "Are you sure?" tumango siya. He would have said, "Yes, I'm okay, I'm just in love." But he refrained from doing so because he didn't want to scare her. Wala naman sa mga kilos ito na may gusto ito sa kanya. She went back to work and he went back to staring at her, which he thought was more pleasurable than the former. It would have been easier if she was like other girls, but she wasn't. And that's why he loved her. She's the first woman who was unaffected at all by how he looked because she was too far concerned about what's inside his head. May boyfriend na kaya siya? Sa araw-araw nilo magkasama, he didn't spy anyone at all na umaaligi dito. Walang phone calls, maliban sa trabaho, at least from what he could overhear, and no one came to pick her up or take her out to lunch other than him. Although after scanning his memory, she did frequently talk about some Jess person. Lagi yata nitong kasama ang lalaking yun. Involuntary niyang naikuyo ang mga kamay. Whoever this Jess guy was, he didn't like him at all. Buti na lang hindi niya to kilala. Dahil kung sakali, baka maasapak niya to nang wala sa oras. "I'm done." Sa wakas ay sabi ni Thelma. She finally put down the paper and her pen and she was done perusing his work. "You did it well." Pumalakpak ang tenga ni Third. He wanted to grab her and hug her tight, but he settled for an ordinary thank you. And then he smiled at her, his big well-practiced smile for the camera. But she didn't smile back, and that unnerved him because she would usually give him some sort of response. At doon niya napagtanto kung anong kakaiba sa pagitan nilang dalawa. She was acting distant. Bigla siyang kinabahan. Had he said or done to make her pull away? Halata ba sa kilos niya na in love siya kaya ito lumayo? That was impossible. He had just found out today the extent of his feelings for her. He must have done something, but what? Akamang magtatanong siya kung anong problema, sabalit may mga aninong tumabig sa mesa nila. He looked up to see the inquiring faces of Janice, Bruce, and Victor looking at him. Modelo rin ng mga to. "Hey bro," bati ni Victor. Inanganito ang isang kamay. The usual greeting was to give each other a high five. Third did exactly that, but only half-hearted. He was actually disappointed that they were there intruding on his precious time with Thelma. Pero no choice siya dahil common courtesy dictated that he say hello to them. Hindi niya barkada ang tatlo but they had worked on a project together. Having spent much time in each other's company, they were more than on a high hello basis. "Pare," ani Bruce sabay tapik sa balikat niya. "Tagal na natin hindi nakikita. I haven't seen you in the club for the longest time." "It must be a new girl," Jenny said confidently. "Ilang naman ang dahilan kung bakit nagigising, missing in action kayong mga boys?" No, mabilis naman yung tangi. Ayaw niyang isipin ng kanyang accountant na may girlfriend siya. In fact, he wanted her to know he was as free as a bird. The only eyes he had for was her. Sinulipan niya to, all quiet and pensive, with her arms folded on top of the table. He felt his heart lurch again.
He was really in love with her. By the way, I'd like to introduce you to Mary Thelma Beltran. Iminiwestra niya ang katabing babae. She is a really good... Is she the new girl? Patuloy naman ni Janice at nakataas ang isang kilay. He didn't like that look on the woman's face. Kung sa bagay, hindi naman niya talaga natipuhan ng dalaga kahit kailan. She had a very abrasive personality and he was all set to tell her off nang marinig niya ang boses ni Thelma. I already said I don't have a girl. Giit niya. The only girl he wanted in his life was the one sitting beside him in front of the table and looking rather uncomfortably. Naisip niya, hindi ba nito gusto ang sugesto ni Janice? Was the prospect of being his girl really that awful? No, I'm just his accountant. Matter of fact, nitong sabi. I wish there was more, sabi ni Third sa isip niya. It figures. Confident ang sagot ng model sabay tapik sa buhok nito. The light reflected on it and her hair almost sparkled. She was after all the newest face of a popular shampoo. You look exactly like one naman, nakangisi nitong dagdag. Third knew that they were, she said, it wasn't a compliment at all. Janice? He called with a hint of warning. He looked at Thelma to make sure she was alright and he saw a sparkle of defiance in her eyes. Hindi na siya nagulat nang harapin nito si Janice at dinispensahan ng sarili. Yeah, I like figures. Walang kagutol-gatol ang sagot ng dalaga. But not the kind of figure you are obsessed with in the gym. The figures I like are numbers. Add to that are the equations, theorems, and postulates. I also enjoy figures when they're in a spreadsheet or ledger and I can balance them out with my calculator. Now those figures I find fascinating. Napanganga si Janice. From what Third could see, hindi nito naintindihan ng mga sinasabi ni Thelma. For one thing, the former doesn't have a very good grasp of English. Pakunchita English lang ang alam nito. He was so proud of his accountant for sticking up for herself that he wanted to cheer her on. She's the best accountant ever, sabi niya sa kanila sabay tapik sa braso nito. Well, I can see that, sabi ni Bruce. She obviously digs her mat. Hinarap nito ang dalaga and flash her a flirtatious smile. You do personal accounts? I could use help in balancing my checkbook. Hinintay niya ang reaksyon ni Thelma. Bruce was handsome with his high cheekbones and perfectly chilled nose. And the guy was much younger than him. Ang ibang babae tumutulo ang laway makita pa lang to. And here he was flashing his Thelma with that perfectly polished smile. Third felt his heart race. Halos pumutok ang litid niya sa liig sa sobrang takot at kaba. Paano kung mahulog si Thelma sa charms ni Bruce, who was a certified lady killer? Paano na ang puso niya? But his fears had been for naughty. Dahil deadma ang reaksyon ng dalaga. She just said, "You have to go through the corporate office first." And at the same time, he uttered, "No, she doesn't." He didn't want Bruce around Thelma. Unlike his two companions, Bruce had the smarts. Thelma eyed him curiously at his sudden outburst. He just shrugged his shoulders. "Who cares about Matt, guys? And Victor?" He looked utterly bored. "Let's just go eat, okay?" Laking pasalamat niya nang umalis ang tatlo at nagtungo sa bandang likuran kung saan pumesto ang mga to sa isang mesa. When they were out of earshot, nagsalita siyang muli. "Thelma, I'm sorry about Janice. She can really be catty and shallow." "It's okay," sagot nito. "Are you sure?" He really wanted to make sure she's alright. And by asking that, he meant about her being okay with life in general. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang mga nais niyang itanong dito. "I'm fine. I'm not talking about just now," paliwanag niya. "Napansin ko kasi na parang wala ka sa mood this past few days." He was looking at her intently and saw something flash in her eyes. He just wasn't sure what it meant. "I've just been feeling under the weather lately." "That's because you work too hard," sabi niya. "Maybe it's time you have a break. Nagkwento mo nun marami kang stored leaves." "Thanks for the suggestion." "Anito, I will get to doing that one of these days." She bit her lower lip deep in thought. She added,
Ikaw din, one of these days dapat pag-isipan mo ng kausapin ng magulang mo. Pero hindi pa tayo tapos, paalala niya. We still have 4 days left. And he wanted it to never ever end. He enjoyed her company way too much. Pinag-iisipan niya kung sasabihin dito ang mga nadarama. But he decided against it. It wasn't the right time. Bukod pa doon, he didn't want to profess his love with the 3 stooges in the same restaurant. He needed to plan his moves. Exactly, hayag nito. The 3 weeks are almost up and you can do it. I'll try, matabang niyang tugon. Don't try, kontra nito. Do it, sayang naman ang panahon mo. Besides, I've taught you all that I possibly can. They just gave her a non-committal grant. Handa na nga siya kausapin ng ama niya. In fact, they had already talked in passing over dinner. His dad had said na mag-usap sila ng mahaba pagbalik nito galing business trip sa Hong Kong. But he didn't tell Thelma all of that. Kasi kapag nalaman niya ito yun, today would be their last session. And he still wanted to see her. Very much. Unfortunately for him, he really had this feeling that she was driving him away. Too bad for you, naisip niya. Hindi ito magtatagumpay na palayasin siya sa buhay nito. One of his best assets was that he was persistent. Kung kailangan pa niyang magpanggap na bobo at walang naintindihan, igagawin niya para lang ma-extend ang kanilang sessions. He was that desperate. Nagkita sila ni Jess sa condo unit nito. It was Thelma's weekend off and she badly needed someone to talk to. Her place was perfect dahil privado yun at walang makakarinig sa kanila. Malapit na kasi siyang mabaliw. Litong-lito na siya sa sitwasyon nila ni Third. He still attended the past 2 meetings with her. Kahit sinasabi niyang hindi na nito kailangan yun. On top of that, kapag may pinapagawa siyang sample worksheet dito, ang dami nitong mali. She had already told him it was so unlike him to have that many mistakes. Ang sagot lang nito, ikawag ang balikat. Malapit na talaga siyang maubusan ng pasensya. It was even harder to act like everything was normal and even impersonal. When her inside were screaming every time he was sitting too close, can someone please teach her how to unlove a man? Gaga, sabi ng boses niya sa kanyang isip. Hindi niya yun iniintindi. She didn't even contradict it. The voice was right, gaga siya talaga. Loving Mr. Perfect was a futile endeavor. If she does her math like a real accountant, she discovered there were more liabilities than assets. For one thing, imposibleng mapansin siya ng object ng kanyang affection. So loving him was synonymous to heartache. She's my accountant. She's the best accountant ever. Yun ang sinabi nito sa mga kaibigan na kapwa modelo. In short, yun lang ang nothing more. Ang papel nito sa buhay niya, ama genius. Last session, sa sobrang inis niya sa binata dahil sa dami ng errors nito, at dahil na rin sa ideya ang hindi nito masusuklian, kailanman ng feelings niya ay pinagalitan niya to. Ano ka ba? You're acting like a candle. Are you sure you aren't deliberately making this wrong? She knew she had gone too far by saving the candle thing. Pero hindi niya mapigilin ang kanyang dila. Their situation and her love for him was driving her to distraction and distraction. As soon as she said those and saw the look on his face, she immediately apologized. Pero hanggang ngayon hindi pa rin niya maalis sa isip ang nakikitang hinanakit sa mga mata nito. Sa wakas ay narating niya ang pinto ni Jess at kumatok siya at binuksan nito yun. Pagkakita sa kanya ng kaibigan, kaagad itong itiniklara, "My goodness, pumapayat ka!" Sinundot nito ang tiyan niya. May konting salbabida pa rin pero ang luwag na ng mga damit mo. Thanks. Pumasok siya sa loob ng condo unit at tumiretso sa sofa. Isinara nitong pinto at sinundan siya. For someone who lose weight, Thelma, you look kind of bad. Pagtatapat nito. No offensive ha? Nang taken, ano bang problema mo? Marami. Naikwenta niya rito dati tungkol sa pagkakilala nila ni Mr. Perfect sa orphanage. Subalit dahil sa kabalahan ng mga buhay-buhay nila, hindi niya ito nabigyan ng update. Her friend didn't even know that he came to the office at sinabi niya yun dito. Pati na rin ang detalye ng kamaradiri nila before ending with, "I think I'm in love with him." Gaga ka.
Hiyaw nito. Halos mabingi si Thelma. Pero hindi siya nagtakip ng tenga. Perhaps it would serve her well to have blasted eardrums. Nang sagit ay may reason siyang upang hindi pumasok sa Lunes. It was to be her last meeting with Perfecto Zaragoza. Tell something I don't know. Mapaklang sabi niya. Actually, hindi siya umaasa na masosolusyonan ng kaibigan ng problema niya. It is an impossibly difficult problem with no happy outcome in the horizon. Ang gusto lang niya maihinga ang saloobin. It was eating her alive. Alam niyang gaga talaga siya. When she had started meeting with Third, sinabihan na niya ang sarili na huwag magkakakrush dito. That would be useless. But here she was now. She didn't even heed her own advice. And she had gone on forward and fallen head over heels with Mr. Perfectly Unattainable. Kahit ang mga model friends nito ay hindi siya pinansin. When they had their meeting several days back, dumaan ang mga to sa table nila. They had started talking with Third. They didn't even look at her. Kung hindi pa siya pinakilala ng binata, she sincerely doubted they would have noticed her existence. She was that insignificant in the world of modeling. That particular afternoon, she had never felt more invisible in her life. It depressed her and rocked her very core. Nung inatid siya ni Third sa opisina matapos ng kanilang lunch meeting, she had shut herself in the restroom where she cried for a good 30 minutes. Is she the new girl? Sabi ni Janice. Naalala niya ang mukha ni Third noon. There was horror in his expression, as if being affiliated with someone frumpy and lumpy like her. In terms of being girlfriend, was the most horrendous thing he had ever heard in his life. You look exactly like one. Dagdag pa ni Janice when she had said she was an accountant. Alam niyang iniinsulto siya nito. And it worked like a charm. Only the stranger didn't know it dahil nasubdue niya ang tunay na feelings. Bakit ba may mga taong sadyang antipatika? When she was younger, kapag nakakarinig siya ng komento ukol sa itsura niya, she'd pretended it didn't hurt. She just brushed it aside or laughed it off by making a joke. Usually, she was the butt of all her own jokes. She just consoled herself with the thought na mas importante ang panloob kaysa sa panlabas na kaanyuan. She had always proudly said that she'd rather impress people with her brain. Pero hindi ganun ang feeling niya na makaharap niya si Janice. And she thought to herself that maybe ugly people said that inner beauty is more important bilang pampaliwag loob. It certainly felt that way with her then, as she stared at the four beautiful faces on her lunch table. At that point, while looking at Janice, she had wanted to be someone. Someone beautiful. Someone alluring. Someone more than just smart. Ngayon na pag-isipan na ni Thelma ang mga bagay na iyon, alam niyang hindi mangyayari yun. Her genetic makeup, which she had since conception, would not make that possible. Ever. Na magsabog si Lord ng ganda, unfortunately, wala siya sa unahang linya. Usually, that didn't bother her. But since she fancied someone who was perfect, she wished her case was different. Hindi niya makuhang daanin lahat sa biro ngayon. And that's because she realized she only joked around to cover the mask and pain in her heart. But she didn't want to hide behind a happy face anymore. It was tiring. The only thing she wanted now was this. To mean something to someone. Someone special. At si Third yun. Anong plano mong mangyari at anong plano mong gawin? Sabi ni Jessica na umaago sa kanyang atensyon. Well, after our last meeting, wala. Sagot ni Thelma. What can I really do? Alam nga naman na magpaka-stalker ako. I'll just think it's a good while it lasted. At least I have my memories. Magpa-makeover ka kaya? I think I'm hopeless. Aniya. Kahit anong makeover ko, hindi niya ako mapapansin. Not when he walks around all day with those angels come to life to torture average individuals like us. Well, at least may pluck your eyebrows. Anito. Matagal ko nang gustong tirahin yan eh. And I promise it will make you feel better. The two friends bickered for some time until Thelma finally relented. Kumuha si Jess ng tweezer at tinapatan siya ng spotlight at inutusan sa nitong pumikit. Jessica made the first pull and surprisingly hindi siya nasaktan.
Wow, I'm impressed, Bionica. Mataas lang siguro ang threshold ko for pain, sabi niya. Sinilip niya ang kaibigan ng wala itong ginagawa for the next minute. Anong nasa isip mo? Usisa niya nang mapansin na tila malalim ang iniisip nito. Na mataas nga ang pain threshold mo. Sagot nito, high school pa lang tayo, inaasal ka na ng iba. Hindi ka pa rin pumapalag. Even with your bratty cousin, Karina, you just let her walk all over you. Aray ko po, sakit naman pala marinig ang totoo. So you're not hopeless after all. Natatamaan ka rin pala. Nakangising saad nito. You really should not let Karina get away with murder. I do not. Ano to? Not believing her. I just choose my battles. Fine, fine. Pasubali nito. Now, balik sa dating pwesto. Sinunod niya si Jess at muli siyang pumikit at hinayaan na maglakbay ang kanyang diwa. Naging palaisipan sa kanya ang mga sinabi ng kaibigan. Bakit nga ba hindi siya umalma tuwing Minang naasar sa kanya? It's because she wanted to be accepted. Nang mamatay ang mga magulang niya, she felt lost and unloved. Until now, she felt that way. And the situation with Third didn't dating to take that feeling away. Why was she even in love with the man in the first place? Nang lumapit ang mga kaibigan nito sa mesa nila, and they mentioned na mahilig mag-club ang binata. That's when she realized she was in love with a man she barely knew. It doesn't make sense, and it was really bugging her. So, she was doing everything to act indifferent toward him. She needed to drive him away for her sanity's sake. It was hard being in love with someone who can never love her back. The physical challenges, she can take it. Hindi siya napapagod dun. But it was the emotional ones that got to her and made her feel vulnerable. Especially around him. Chapter 5. Sa huling session nila, tinawagan siya ni Third at pinagbigay alam sa kanya na hindi ito makakarating dahil sa isang previous engagement. Makakahinga sana ng maliwag si Thelma kung hindi lamang sa sumunod niyang narinig. Napupuntahan siya nito sa opisina upang sunduin upang maipagpatuloy nila ang session during dinner. Ang sabi niya rito, imimit na lang niya to sa restaurant of his choice, but he had insisted on picking her up. Obviously, hindi sukdulan ang galit nito dahil sa pagtawag niya ritong Kendall noong last meeting nila. She was a nervous wreck from the moment she received his call until dinner. It was going to be their last meeting. In a way, she felt sad about it. She was going to miss him. She really had a lot of fun in his company. Aside from the fact that he was easy on the eyes, they get along rather well. Except for now. Nahirapan siyang pakisamahan ng binata because she had been holding herself back during their past few meetings. She had thought it's best not to get too personal anymore. Kasi siya rin lang ang mahihirapan when the time came for them to beat each other. And that moment has come. Sinulya pa ni Thelma ang wall clock at nakitang 10 minutes to 5. It was almost time for her to go home. Hindi pa rin dumadating si Perfecto. As she was fixing her bag, there he came strolling in all his manly glory. Nakasuot ito ng khaki slacks at baby blue checkered polo. He looked amazingly good compared to her matronly beauty clad in her usual business suit. Hi, Thelma. Magiliw nitong bati. It took all her strength not to give him a warm welcome and a bright smile, which she had been dying to do. Hello. Matipid niyang bati. Tatapusin ko lang, ayusin ang gamit ko and then we go? Sure, take your time. And without any more invitation, umupo to sa visitor's chair sa tapat ng mesa niya. He looked so at home at kinuha nito ang isang financial journal sa gilid ng mesa niya. And he absently leafed through it while she fiddled with her bag. By the way, casual nitong simula, I have some good news. Ibinaba niya ang bag at ibinigay rito ang buo niyang atensyon. It was hard not to give him that dahil ang laki ng ngiti nito. His blinding white teeth, which was visible through his genuinely big smile, was driving her to distraction. Ano nang balita?
Pinili niyang maging kalmante kahit na-excite siya sa sasabihin nito. I finally talked to my dad. This time, hindi niya napigilan ang sarili. She beamed at him. She was so happy that he was finally able to do it. Natutuwa ako. Aniya, maganda balita nga yan. Anong sabi niya? He was receptive to that idea, of course. Anito, lalo na nung makita niya na alam ko na ang mga pinagsasasabi ko. And that's all thanks to my crash course with you, Thelma. I discussed with him several points about the company figures. I also suggested ways in which we can cut costs. Impressive. And indeed, she was impressed by him. Yun ang sabi ni Dad. Saad nito. In fact, he was relieved that I was expressing some interest. Gusto na raw kasi niya na mag-retire. Kung sa bagay, he already 66. And it's time high he took a break and someone else took over. And you're perfect for the job. He beamed at her. Salamat sa'yo. She felt self-conscious all of a sudden, especially with the way he was looking at her. She reminded herself to be on guard and not to be too personal. Kaya ang malaking ngiti niya ay napalitan ng isang matipid na ngiti. Salamat, nahihiyang sabi niya. But it's not all me. I can only do so much by teaching you the basic concept. Everything else had to come from you. Napansin niyang natuwa to sa sinabi niya. Thank you for believing in me. Pahayag nito. Sa simula pa lang, you've always said that I can do it and that made me confident. Nagilty siya sa narinig. She remembered her biting comment against him during their last meeting. Third, I want to apologize. The last time sa sobrang impatience ko dahil puro mali ka. At tinawag pa kitang parang Kendall. I'm sorry. Nginitian siya nito. That's fine. I know you didn't mean it. Anyway, frustrated ka nga lang dahil sa errors ko. And I have to admit I was distracted then. Pagsisinungaling nito. She didn't have to know na sinadya nito iyon para lang makasama pa siya. Oh, I see. Matabang naman yung turan. But inside her head, she was wondering kung ano ang dahilan para madistract ito ng todo-todo. It has to be a problem or his love life was in a full bloom. Babae kaya? Thelma felt the sudden rush of acid in her stomach. Iniisip pa lang niya ay nagsiselos na siya. Paano kung totoo pa? She didn't want to know the answer to that. Hey, I see something different about you, Thelma. Puno ng pinata na nagbalik sa kanya sa kasalukuyan. Pakiramdam niya higit pang dumoble ang asido na kumakalam sa kanyang tiyan. Anong pagbabago sa kanya ang napansin nito? She suddenly felt very conscious. Alam niya pangit ang suot niyang damit. Compare the designer dudes he was sporting. Your eyebrows, they're no longer bushy but trim? Sabi nito. Gusto pa sana nitong batiin ang tungkol sa weight loss ng babae pero nanahimik to. Since she was hiding it in her old clothes, he had a strong feeling it was something she didn't want to discuss. It looks very good on you. Masali pang na-emphasize ang maganda mong mata. Napatingin siya sa mga paa and she was conscious all right. Thanks, third. Aniya. Pinagtripan lang ako ni Jess. Bading ba yung si Jess? Napansin niya pagbabago sa tinig ng lalaki pero naging matigas iyon. She lifted up her gaze to look at his face and saw that his genial aura was gone. He looked serious. No, tanggi niya. What makes you think bading si Jess? Kasi pinakilaman niya ang kilay mo. Kasi matagal niyang sinasabi sa akin that I should look my best. Kaya sinunod ko na rin ang advice niya. I see. Matabang nitong sabi. She wanted to ask him why he was being that way. Pero niyakag na siya nitong umalis. Pero bakit pa tayo tutuloy? Gulat niyang tanong. Akala ko ba nakausap mo na ang tatay mo? Silly girl. He chuckled and he changed his game plan. Hindi na siya magpapakabobo because that didn't work. Gusto kitang i-treat. I want to have dinner with Thelma Beltran, the person, and not that Mary, Thelma, the ultra geek, CPA. Napanganga siya. He wanted to have dinner with her as a person? What could it mean? Na gusto siya nitong makilala bilang siya? Totoo kaya ang narinig niya? She felt the sudden rush of delight warm her body. Kikiligin na sana siya.
when she realized he didn't exactly ask her out on a date. He was saying they were just having dinner. I'm really shared by two individuals who don't need to have a special relationship. For all she knew, niyaya lang siya nito bilang pagtanong ng utang na loob. You don't have to do that. Kontra niya. She wanted to give him a way out. Baka kasi napipilitan lang to. You're my client. Your things is more than enough. But I want to do it. Giit nito. And this time, it's my treat. When he said it's like that, paano pa siya makakatanggi? Alangan naman na magpakieme pa siya. This was, after all, going to be their last supper together. She just reminded herself to be extra careful not to fall even deeper in love with him. They went to People's Palace, a very nice expensive-looking Thai restaurant. The hostess led them to a vacant table. Pinauna siya ni Third and he stood behind her. To her great surprise, inilagay nito ang kamay sa likod niya para igiya siya. And with his hand there at the small of her back, she had this warm feeling at the pit of their stomach. Hindi na nga niya mawari kung paano pa siya nakalakad. Soon they reached their table. It was a table clearly for two. But its size was more than that standard. It was slightly bigger. May isang silya na yari sa kahoy at ang isa naman ay mahabang bangkay-style couch that was up against the wall. She chose that place to sit in. Finally, they were both seated and handled the menu. Hindi makapag-concentrate si Thelma sa binabasa dahil nararamdaman niya ang tuhod ni Third. It was grazing hers and sending thrills of pleasures all over her. But a quick glimpse of him told her that the simple brushing of their knees didn't bother him at all. Ikaw na lang ang bahalang umorder, sabi niya. And so he did. Habang naghihintay sila na pagdating ng kanilang pagkain, kinukumusta nito ang kanyang weekend. She gave him a standard answer. It was great. You didn't go anywhere special? Umiling siya. Gusto sana niyang tanungin din ito tungkol doon. Pero pinigilan niya ang sarili. Pinabuti niyang ibalik ang usapan sa trabaho. I'm really glad receptive ang magulang mo. So when are you going to start? Teka, hindi kita masyadong marinig. Anito. Maingay and let me move to your side. And he did just that. This is better. Komento nito at hindi ko kailangan ng sumigaw. Anyway, I'm starting. Hindi na niya narinig ang sinasabi nito. She was much too nervous having him so close. She could feel the heat of his body and the hard length of his leg. I'm glad it turned out well. Tugon niya nang matapos itong magsalita. Umaasa siyang iyon ang tamang sagot sa naikwento nito. They made some more small talk about weather and life in general. Sometime through it, Third asked, "You don't mind if I stretch my arm, do you?" Anito ukol sa braso na nakadikit sa kanya. Nakakangawit kasi. Thelma was left with no choice but to nod her head. They continued to talk. As the conversation got more engaging, she noticed that his hand had dipped a little. From the chair, it was now grazing her shoulder. Should I say anything about it? Sinudla pa niya to. His face was half turned to hers. He looked so comfortable and relaxed, talking about his plans for the company that she didn't want to interrupt him. The picture he represented was the total opposite of what she felt. She was a bundle of nerves. Pinagpasya na lang niyang huwag sabihin ang tungkol sa braso nitong halos nakaakbay na sa kanya. Although every second that she was nestled against him was a struggle for her sanity. Because in reality, what she wanted to do was fling her own arms around him and beg for a kiss. Nakahinga siya ng maluwag nang dumating ang pagkain. At least, Third would now have to put away his arm because he needed them to eat. Together na siyang nakagawian nila sa dami ng kanilang meetings, they said grace before meals. Kinuha niyang serving for the catfish salad. The sooner the dinner was over, the better for her sanity. She was all set to eat with her own fork when he stopped her. No, no, sabi ng binata. You do not eat like that. At napakunot ang noo niya. With a smile, she said, how many ways can a person eat a fish? Sabi biglang naman, I'm glad you're being funny again. Napansin pala nito ang attitude niya.
She was instantly alert because of his comment. Salip na sumagot ay minabuti niyang panoorin to. Kinuha nito ang tinidor niya at nagpaliwanag. You have to taste them all simultaneously. And that's the way you get the full impact of the flavors. Let me. Inilagay nito ang catfish along with the mangoes, the cilantro and some bit of peanut on her fork. And then he held it out for her. For a split second ay hindi makagalaw si Thelma. Ano gagawin ko? He chuckled as if he was psychic. He said, buksan mo ang bibig mo. My God is feeding me. Sigaw niya sa isip. Her mouth closed in over her fork. How her mouth managed to work when she wanted to faint, hindi niya alam. Ibinalik nito ang tinidor niya sa platito. So how was it? She just nodded and gave a small smile. She didn't trust her voice to work. See, I told you it was good when you eat it like that, Thelma. Tumango lang siya muli. Maybe it was really good, but she wasn't too sure. She was so much too in shock by what he did for the taste to actually register. Ano ibig sabihin ng ginawa nito? Tanong niya sa sarili habang pinapanood itong inaatake ng pad thai. Nakita niyang normal at ordinaryo ang galaw nito. That's when she realized he was a worldly professional model. Him feeding her could not possibly mean anything to him. Matapos na sila sa pagkain ng hapunan nang biglang may lumapit sa mesa nila. Kaz, is that you? Tanong ni Karina. Napakamot si Thelma ng mata at para makasigurong ang babae sa kanyang harapan ay hindi aparisyon. Why was Karina there? Yes, it was a public restaurant pero bakit ang sama ng tadhana? Para ilagay ito sa tabi niya kung kailan huling gabi na niya kasama si Perfecto. With her cousin's sexy smile and equally sexy get up, piyadong hindi na siya mapapansin ni Third. But what can she do? Hindi naman niya pwedeng ipagtaboy ng pinsan. Ah, hi, Karina. Hot date, I see? Anito dahil sa matipid niyang bati. She blushed. No, kaagad niyang tanggi. He's my client. Ipinakilala niya ang dalawa. Ipinikit niya ang mga mata ng magkamay ang mga to. And when she opened them, Karina's smile was even bigger. At sinusuklian iyon ni Third. Of course, he would be dazzled by her cousins and everyone was. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. She wanted Karina to leave pero hindi niya magawang mambastos. I'm on a very boring date. Sagot nito. It's a blind date and my date went to the restroom. Dahil hindi pa available ang table namin. And that's when I saw you, Cass. How lucky I am. Alam niyang hindi ang pagkikita nila ang tinutukoy nito. With the way Karina was eyeing her dinner companion, alam na niyang may balak to and it sickened her. Alam din niya that she was saying she was just on a blind date para masabi indirectly kay Third that she was free. Her cousin never went on blind dates kasi gusto nitong nakikita ang mukha ng mga idinidate bago ito mag-commit. You don't mind if I sit down now, do you? Tanong nito ukol sa bakanting silya. Hindi siya umimik, but as she expected, ang binata ang sumagot. Sure. Tinawag nito ang waitress at humingi ng pinggan. Why don't you grab a bite to eat as well? Kumuha si Karina ng catfish nang may lumapit dito. There you are. Anito, I was looking for you everywhere. I saw some friends here and I thought I'd sit with them kasi ang tagal mo. Sagot ng babae. Iminuwestra nito ang kamay sa direksyon nila. Tinignan sila ng bagong dating and when his eyes landed on Third, halos mahulog ang mga yun. Not the first time that would happen, Thelma thought bitterly. Kahit lalaki, bata, matandaman o bating, ganun yata ang reaksyon sa kasama niya. Kaya hindi niya masisisi si Karina kung bakit instinctive ang pagpe-flirt nito. Nagulat na lang siya nang banggitin ng lalaki ang pangalan ni Third. Sir Perfecto Zaragoza? Si Karina ang nagsalita. Magkakilala kayo? Nagpalipat-lipat ang tingin nito mula sa dalawang lalaki. Karina, he's our boss. Hayag na nakatayong binata. He just happens to be the son of the president, Perfecto Zaragoza Jr. Nahulog ang panga ni Karina and she stopped, with a serving spoon midway to her plate from scooping. Oh! Escaped her lips and as if she wasn't shocked, she ever so gracefully deposited the food on her plate and got some more.
Very normal indeed. Hello, Mr. Henry Kabadbaran, sabi ni Third. Something on Thelma's head clicked and she knew instantly na ang kasama ni Karina ay si Mr. Hank, the VP of Orion na crush nito. He was the reason why she didn't attend the outreach program, which paved the way for herself to meet Third. Oh, may meeting lang po kami ni Karina, sir. Paliwanag ng binata na sa tingin niya ay mukhang bigla ang tinamaan na matinding nervyos. If Third noticed it, or what, hindi niya alam. But you don't have to push through it with tonight, dagdag ni VP. I can see she's busy with you guys at wala na rin namang bakanting silya. It's okay, sabi ng modelo. Grab a seat. Oh no, mabilis na sabi ni Karina na may kakaibang kinang sa mga mata. No need for that, he really has to go. At tumango-tango naman ng VP. Nang umalis ang lalaki, hinarap sila ni Karina with a sexy smile of hers. I was just kidding about the blind date. You know, ayoko namang isipin nyo kasi na boring akong tao. Uwian na at trabaho ang pinunta ko dito. Plastic. Gustong isigaw ni Thelma. Kilala niya ang kanyang pinsan. Hindi-hindi siya nito mauuto. But as for Third, she could only hope he was a good judge of character. Yeah, you're really hardworking. Wala sa loob na sabi niya. Tumango ito and feel na feel ang role. We were meeting at the office and then he suggested we go out kasi gutom na rin kami pareho. Hinarap nito si Third and smiled coyly. So what do I call you now? She breathed. Sir? Mr. Zaragoza? Third? Or boss? Just the same, sabi nito. Third lang. Third. I like that. Gustong masukan naman ni Thelma. It was all that moment that she decided to excuse herself to go to the restroom. Hindi na niya matagalan ang pag-iinarte ng pinsan niya. At sa insecure niyang mga mata, mukhang biling-bili naman si Perfecto. Ang lahat ng mga walang wawa na pinagsasasabi nito. Nang lumabas siya mula sa ladies room, nataro niya na nagtatawanan ng dalawa. She even saw Karina tap his arm as if they were old friends. Gusto niyang sabunutan ito. She felt insanely jealous. Nang marating niya ang mesa, Karina looked up to her and said, Kaz, ihatid na daw niya tayo pa uwi. You don't have to. Baling naman niya kay Third. Ako mang sasagot ang binata pero napangunahan siya ng pinsan. Oh, don't be silly. Anito sabay tapik sa braso niya. Pinandilatan siya nito ng mga mata and sent her the silent message to shut up. It's Friday night at mahirap kumuha ng taxi ngayon. Besides, he wouldn't offer if he didn't want to. Ibinalingit ang tingin sa lalaki. Right. Ipinatong pa nito ang kamay sa ibabaw ng kamay nito at pinisil yun. Thelma felt disgusted by their displays of affection. Ang bilis naman. She thought bitterly. Kaagad niyang inilihis ang tingin at hindi tuloy niya makita ang ginawa ni Third. Inalisit ang kamay mula sa pagkakahawak ni Karina. Chapter 6 Finale. Nakahiga si Thelma sa kama, nakatingin sa kisame. Hindi pa rin siya makatulog. Her body was tired and yet her mind was racing. Kung ano-anong imaheng pumapasok doon. Karina flirting with the guy. Karina snuggling close to the guy. Karina embracing the guy and Karina kissing the guy. Talo pa niya ang tatay na naghihintay sa pag-uwi ng anak kasamang boyfriend nito. She could feel her pulse pounding as her blood pressure soared into uncharted heights. She was waiting for Karina to get home. Si Karina na inagaw ang kanyang date. Yes, she was still stewing over what happened at dinner just now. Binagyo ang mapayapa niyang mesa ni Third ng babaeng nangangalang Karina Santillan. She had really weaseled her way into their quiet dinner with such aplomb and finesse. And they didn't know what hit him. On top of that, nagawa pa nitong imonopolize ang conversation. She remembered her cousin's dainty laugh as she joked around with Third. Thelma pounded her pillow as a form of vengeance. Doing that didn't make her feel any better. Nangingit-ngit siya talaga sa inis. Alam niyang wala siyang karapatan sa binata dahil hindi ito nagpapakita ng anumang motibo. Well, she did remember him saying over dinner, You're nothing like any woman I've met before. To which she replied, I'll take that as a compliment. Pero deep inside namamatay siya sa kahihiyan.
Nasabi na nito yun sa kanya. But she chose to ignore it. Sapagkat alam niyang nasabi lang nito yun dahil it was the fact. She's nothing like any woman he has met before. Dahil ang mga kasama nito ay pawang katulad nito. Mga perpektong modelo. Umaasa siyang bibigyang linaw nito ang sinabi. Ngunit iyon naman ang pagkakataon na piniling magpakita ng asungot niyang pinsan. She thought then that she saw some glimmer of disappointment on his eyes. It was most probably just the lighting that bounced on her cousin's shiny black tresses. At iyon nga, sa pagdating nito ay nasira ang dinner nila. Nevertheless, nainis pa rin siya kay Kadina. She was a symbol of someone she could never become. At kanina, pakiwari niya, inaasar siya nito. Kung umasta to sa mesa, parang ito talaga ang kasama ni Third at hindi siya. Ano may klusa-klusa ang dalawa? At siya na naunang pinaanyayahan ng binata na magapunan ay lumalabas na saling pusa. Nang lumabas sila sa People's Place at patungo sa kinapapardahan ng kotse ng lalaki, ang dalawa magkasabay na naglalakad. Siya naman inasa likuran lamang ng mga to. Although in fairness, Third had tried his best to include her. Nililingon siya nito para kausapin. He had even waited for her to keep up several times. It was she who wasn't in the mood, so she purposely lagged behind them. Bukod pa ron, hindi siya manhid para mapansin ang nonverbal cue ni Karina na lumayo-layo siya. Kilalang kilala niya to, so she would never miss those signals conveyed to her through her eyes and the pursing of lips. So she did as she was told and stayed far behind. What's the point of going against the grain? Alam na niya kapag nakita ni Third ng kanyang pinsan, itsapera ang beauty niya. At hindi niya masisisa ang binata. Karina really had it in her to do that. Naisip din niya, magkikita at magkikita ang dalawa dahil nagtatrabaho ang babae sa kumpanya ng mga Zaragoza. It was only a matter of time. History is repeating itself. Pumuntong hininga siya at nasasaktan siya. Kasi kahit anong delay niya sa sarili, mahal na niya si Third. Kanina pa uwi sila, Karina had managed to get in the front seat of his Mercedes-Benz. Even that hurt like hell, para sa kanya makahuligan yun. Si Karina ang nasa front seat and as always, siya ang nakaupo sa back seat. So she sat there quietly. Mula sa rearview mirror, doon na lamang niya nakikita ang mukha ni Third and vice versa. Again, he really did try his best to include her in the conversation. But she felt it was useless to answer. Tuwing magsasalita siya, binangungunahan siya ni Karina o sinusubukan itong tapatan ng mga kwento niya. And with her cousin's mindless chatter in the background, Thelma thought it would be best to just shut up. Na magayaan lalaki na magkape sila. She immediately said no. Not because she didn't want his company or that she didn't want to go. Ayaw na lang niya makasama pa ng matagalan si Karina. Seeing her openly flirt with him made her want to gag. Unfortunately, Karina gave an enthusiastic yes to his invitation. At the same time, she had said her refusal. Ang sabi pa dito sa kanya, "You can just get off here kung hindi na mo gusto." Total, kasastap lang naman. But that's simula ni Third na pinudol nito. "Oh, trust me," anito sa binata sabay hawak sa makapal nitong biceps. "She won't mind." "But I do," sabi ng binata. "It's real okay," sabi na lang niya. "Bye." Tinupunan niya to ng isang maliit na ngiti sa salamin bago siya bumaba at pumunta sa island. Halatang baliwala dito ang pag-alis niya dahil ilang saglit lang ay umanda na ang sasakyan nito. And that's how she got home first. Nahibang na siya talaga para pagpantasyahan si Third. Kung hindi pa dumating ang pinsan niya, she would still be pining for a dream that would never be her. Kahit kailan hindi magkakagusto sa kanyang isang perpektong modelo. From now on, she should just stick to numbers. Magaling siya ron. Or she can pay attention to food again. The way she did when she was much younger. At least food didn't judge her. Didn't disappoint her. And didn't even leave her by sticking to her hips and thighs. Sayang naman ang weight loss mo. Sabi ng maliit na boses naman sa isip niya. Hindi niya yun pinakinggan. Tumayo na siya para pumunta sa kusina. Perhaps what she needed was midnight snack to make her feel better. Kaya nga may tinatawag na comfort food, kontra niya sa kanyang konsensya. And right now, what she needed was to be comforted dahil pakiwari niya ay may ibinayong punyal sa kanyang puso.
Nakadulog siya sa pagkainan at umiinom ng mainit na kape nang dumating si Karina. Narinig niya ang ugong ng sasakyan na huminto sa tapat ng gate ng mga sentilyan. Sinulya pa niya ang wall clock at nakitang isang oras pa lamang ang nakalilipas mula nang makauwi siya. She wanted to get up and open the door for Karina, pero pinigilan niya ang sarili. May susi ito. Gusto rin sana niyang pumunta sa bintana. She was hoping to get one last glimpse of Third, pero hindi niya ginawa. Her only consolation, a brilliant mind with a not so brilliant face, had a lot of self-control. Hi, Kaz! Bati ni Thelma sa magandang dalaga na nagbukas ang pinto. She plastered a fake smile on her face. Matapos itong isarang pinto ay doon niya napansin na nakasimangot to. Bakit kaya? Nang hindi ito umimik ay nagsalita siyang muli. Is there anything wrong, Karina? Ano nangyari sa'yo? Naglakad na papalapit sa kanya pero nagbago na ang facial expression nito. She knew her cousin wasn't coming near her to make small talk. Lumapit na sa kanya dahil malapit lamang ang hagadanan mula sa kinuupuan niya. Of course not. Mabilis itong tanggi. Bakit mo naman nasabi yan, Tabby? You look pissed when you entered. Could you be projecting your feelings toward me? Patay mali siyang tanong nito. Baka ikaw ang galit dahil nasolo ko si Third. Totoo nga ang sinabi nito but she would never confirm that. Sinabi ko naman sa'yo, Arya sa normal at malumani na tinig, na kliyente ko lamang siya and nothing more. Inirolyo nito ang mga mata. Whatever. Basta, all I can say is that you're imagining things, sabi nito. Madilim lang at namalikmata ka. Bakit naman ako mababad mood? Ikaw ba? Magiging ganyan ang feeling mo if the most perfect set of lips kissed you. Aray ko. Masali pang lumalim ang punyal na nakatarak sa puso ni Thelma. Hindi niya masagot ang tanong dahil hindi siya makapagsalita. Umurong ang dila niya nang dahil sa matinding sakit na nadarama. Of course, you won't know that nga pala. Darling, pahayag nito with fake sweetness. Because you've never been kissed. Hindi siya umimik. I have to think for hooking us up. He's so sweet. Lalabas nga ulit kami bukas eh. That's great. Pinilit niyang pasayin ng boses kasi pakiramdam niya ay sinusuri ng husto ni Karina ang kanyang reaksyon. Could her cousin have guessed what Third could not? That she had feelings for him? She decided that was impossible. I'm happy for you. Dagdag pa niya for good measure. She clutched her coffee cup to keep herself from slapping her cousin. Pinaalala niya sa sarili, may utang na loob ka at bahay niya to. You better be. Anito at nagsimula itong umakyat ng hagdanan. Halfway there ay muli siyang kinausap nito. Kumakain ka na naman, Tabby. Hindi siya umimik. You really should stop. Paano ka makakabingwit ng lalaking katulad ni Perfecto kung puro hot choco ang iniinom mo? That's loaded with calories and fat. You know, isang matipid na ngiti lang ang binigay niya sa pinsan. Salamat sa concern but I'm happy the way I am. At tumawa to ng malakas. Ever since, mababaw talagang kaligayahan mo. Pinagpatuloy nito ang pag-akit sa hagdanan. Nang marinig ni Thelma ang pagbukas sara ng pinto ng silid ni Karina, doon nagsimulang tumulo ang luha niya. Tama ang lahat ng sinabi ng kanyang pinsan. Sino ang magmamahal sa katulad niya? She was not only plain, she was boring. Ang babaeng mababaw ang kaligayahan. Mababaw na nga, wala pa rin makita na lalaki nagmamahal sa kanya. Even her own parents left her when they died. She had never felt more alone in her life at hinawakan niya ng mahigpit ng kanyang tasa. Kung alam lang ni Karina, kape ang iniinom niya dahil pagdating niya sa kusina, doon niya napagtanto na wala siyang gana. Food had long lost its appeal. Nasa kalagitnaan siya na pag-iimot nang maramdamang may kamay na pumatong sa likod niya. Tumingala siya. Muli, mukha ni Yaya Asun ang nakita niya. Malungkot yun at tila nakikiramay sa kanya. Hinimas ito ang likod niya. Ikaw talagang bata ka, bakit kasi hindi ka lumaban? Narinig dito ang lahat na pinag-usapan ng magpinsan. Nandun lamang to sa silid sa ilalim ng hagdanan. Hindi siya umimik. Bigla niyang naalala ang sinabi noon ng asawa nito, si Mang Jose, nung araw na dumating sa buhay niya si Third. Balang araw, anak, may darating sa buhay mo. Gugustuhin mong suluhin. Hindi mo gugustuhin hatian si Karina. Ano nang mangyayari pag dumating ang araw na yun? She was afraid that time had come. Dumating sa buhay niya si Third at gusto niya itong suluhin.
Ang problema lang, hindi siya nito gusto at si Karina ang gusto nito. Tonight, as he sped away, that much was obvious to her. Karina had even said na may date sila kinabukasan at hinalikan pa to ng lalaki. Hindi niya sinagot si Yaya Ason. Umiyak lamang siya with the old woman hugging her. Salamat, Yaya. Bulong niya nang humupa ang luha. Umupo to sa tabi niya at hindi inaalis ang pagkakayakap sa kanya. Nag-aalala ako sa iyo. Thanks, Yaya, pero kaya ko ang sarili ko. Sagot ni Thelma. Hawak siya nito at alam niyang hindi siya mag-isa. And even if the old lady wasn't there, she knew she could always depend on herself. Anak, kung kaya mo ang sarili mo, bakit pumapayag kang ganyanin ka ni Karina? Kasi ayoko siyang pagkaksaya ng oras. Sagot niya. And as she said those words, she realized she meant it. Mababaw na tao si Karina, Yaya. Sayang lang ang laway ko sa kanya. Tumawa naman ito. Tama ka at mukhang okay ka na. Okay naman ho talaga ako. Tugon niya habang pinapahiran ang mukhang nabasa ng luha. Sigurado ka. Paniniyak nito. Ano yung tungkol sa narinig kong third? May gusto ka ba sa binatang yon? Hindi siya kagad umimik as she didn't trust herself to speak without crying again. Umugot siya ng hangin in a way that one act gave her a little bit of strength. Hindi na po importante kung anong gusto ko. Simula niya. May sarili pong utak ang binatang yun at gagawin po niya ang gusto niya. Bakit hindi mo ipaglaban? Kasi alam kong matatalo ako. Payak na sagot niya. Akmang magsasalita muli si Yaya Ason pero pinigilan niya to. Yaya, ayoko na pong pag-usapan. Pati na siya ng nakaraan para sa akin. Ang gusto ko na lang ikwento sa inyo ay ang mga plano kong gawin. Naisip niya, oras na para bumukod siya. Total na kaipon na rin siya. Lilipat siya kasama ni Jess dahil matagal na nitong gusto ng roommate para may kahati sa renta. Bakit pa ako magtatagal dito eh wala namang makakami sa akin kung umalis ako? Pagtatapos niya. Ako iha, mamimiss kita. Sagot ng katulong, pati si Jose. Ngumiti si Thelma. Di bale, dadalo-dalo naman ako at pwede niyo rin akong dalawin. Kailan mo plano umalis? Sa lalong madaling panahon. Bukas magpapaalam ako at ayusin ko na ang mga gamit ko. Tutulungan ka namin. At yun ang ginawa niya kinabukasan. Hindi naman nagtaka mga sentilyan. In fact, to her they were sort of relieved to see her go. They may have gotten her in when she was 6 but she was never a part of their family. Hindi naging mahirap ang pag-ayos ng kanyang mga gamit dahil konti lang yun. Tinulungan din siya ng mag-asawa. Nang ma-attend siya ng mga to sa condo unit ni Chess, maluha-luha si Yaya Ason bago siya iwan. Ang bilis mong nakakilos, hindi ako makapaniwala. Maniwala ka na Ason kasi nandito na tayo, sagot naman ni Mang Jose. Kasi Yaya ang kaibigan kong to. Singit naman ni Jessica, ay taong may isang salita. She is someone who does what she says. Ngumiti lang si Thelma pero sa loob niya, alam niyang kasinungalingan yun. Dahil matagal na niyang sinasabi sa sarili na hindi sila bagay ni Third. Pero hindi naman niya mapapaniwala ang sarili. Matagal na rin niyang sinasabi na kalimutan na niya to. Pero hindi rin niya magawa. Mahal pa rin niya ang lalaking yun. Samantala, malungkod si Third. It has been more than a week since he last saw Thelma. Nagpunta siya sa opisina nito last week at nakalive daw to. Ayon sa mga kasama kung saan nagpunta para saan masundan niya, hindi niya alam ang mga tao ron. He wouldn't text her. Pero hindi niya alam ang cellphone number nito. Nakokontak lamang niya ito sa office number nito. Nagpasyon na siyang puntahan ito sa bahay. Never mind if he was invading her personal life. And he was even willing to take the chance of bumping into that bitchy Karina. Alam na niyang ito ang anak na may-ari ng bahay kung saan nakatira si Thelma. Kahit ayaw na niyang makita pa ang dalaga, he was willing to go through the torture makita lang ang dalagang accountant. At tama siya. Pagdating niya roon ay pipindutin pa lamang niya ang doorbell, binuksan na ng malanding babae ang front door. Nakabisto at halatang may pupuntahan. Malas lang na hindi siya dumating kung kailan nakaalis na to. Nagtama ang mga mata nila and the girl had the gall to smile, that very fake smile of hers that showcased her perfect set of pearly whites, which to him looked like the fangs of Dracula. Hindi niya alam kung paano nito nakuha ang umiti sa kanya. To think he had already given her a piece of his mind that night when she told Thelma to get off his car. Ang sabi niya rito, "You didn't have the right to do that," to Thelma.
Kami ang magkasama, and my invitation for coffee was extended more for her than for you. The only reason he sped away when Thelma got off was that the traffic light turned green and the car behind him was honking its horn already. Nalaki ang mga mata nito at nagtaas to ng isang kilay. What do you see in her anyway? She's fat, she's nerd, and she's plain. She reached out to him at minasahin nito ang braso niya. What nerve! Kaagad niyang itinulak ang kamay ng babae. Please don't say that about her. Ever. I can say whatever I'd like about that girl. Asik nito, Tabby is my cousin. Kinupkup lang namin siya nang mamatay ang mga magulang niya. She owes us, and besides, kailan pa naging masama ang pagsasabi ng totoo? You clearly don't know what you're talking about. Galit naman niyang tugon. You obviously don't know your cousin well enough. Oh, but I do. Know it all nitong balik. She eats like there's no tomorrow and she doesn't exercise. Enough. Maras niyong putol. From the corner of his eye, nakita niyang natahimik ang babae. She must have noticed how serious he was. Didn't your mother ever teach you if you have nothing nice to say, shut up? Napangangato. And after she had recovered from the shock, ito naman ang sumigaw sa kanya. No! You shut up! At tumawa to ng mapaniya. Obviously, wala kang taste. Either that, o naaawa ka lang. Whichever case, I don't really give a damn. Basta ang masasabi ko lang, kawawa ka naman. Besides, Thelma has Jess in her life. Nangasin masikmura ni Perfecto at matagalan niyang narinig ang pangalan ni Jess. Nagaling din mismo sa bibig ni Thelma. His realization must have been written on his face. So, you obviously have heard of him? Ani Karina. Hindi siya umimik. Matagal na sila ni Jess. Dagdag nito. I'm telling you, you're wasting your time. Indeed, I am. Papaklang pagsang-ayon niya. He would not believe that Thelma was in a serious relationship unless it came from her own mouth. I'm wasting my time on you. Patuloy naman niyang sabi. Hindi kita gustong makasama magkape. Halatang walang kahinatnan kung mag-uusap pa tayo. It's best that I just bring you home. You're a bastard. Galit naman itong bulyaw. And you're a bitch. Walang kagatol-gatol naman niyang balik. Now that makes us even. Akmang bubuksan nito ang bibig but he dismissed her with a wave of his hand. Then he added, kung ayaw mo maglakad pa uwi ng bahay mo, you better shut up. I swear, if you open that filthy mouth of yours one more time, hindi ako magdadalawang isip na ibaba ka sa kanto. Thankfully, hindi na nito binuksan ang bunganga. Natagalan lang sila sa pag-uwi dahil nakaliko na siya sa isang matraffic na parte ng daan. But when they passed through that funnel area, smooth sailing na ang kanilang takbo. When he parked in front of the Santillan house, ay dali-daling binuksan ni Karina ang pinto. Goodbye and good riddance. Parting shot niya rito. Her response was to slam the door on his face. Ang ibang tao ay magagalit pero siya, tuwang-tuwa ng gabing yun. In his small way, inaganti niya si Thelma. He just hope hindi to mag-retaliate sa kanyang favorite accountant. Just to be sure, he told himself hahanapin niya si Thelma kinabukasan. Subalit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na gawin yun dahil tinawagan siya ng ama at may ipapagawa ito na pabor sa kanya. Hindi siya makatanggi kasi natatakot siyang baka isipin nito na hindi siya seryoso sa negosyo. He had worked far too hard already. He thought to himself one day would that hurt. Nang puntahan niya si Thelma sa opisina nang makalibre siya, doon niya nalaman na nakalive ito. And that's why he had decided to buy the bullet just go to the Santillan household. Kasi gustong-gusto na niyang makita ang ngiti ng dalaga. He could still clearly remember her expression over dinner when he told her that he had already spoken to his father about being involved with Orion. For the first time in many days that he had felt as if she was holding back on him. Her eyes lit up like a child's eyes that saw presents on Christmas morning. Sa dinner na yon, naramdaman niya na nanumbalik ang easy camaraderie nila ni Thelma. She was herself again, cracking jokes, talking about numbers and excitedly asking him about his plans. Nasira lang iyon sa pagdating ni Karina. Katulad ngayon, his day was ruined the moment he saw the bitch face. So, have you come to visit me? Confident itong sabi na nakataas pa ang baba.
Lumakad doon ng bahagya palapit sa kinatatayuan niya sa kabilang pang-panig ng gate. I knew you'd see the light and change your mind. Actually, no, sagot ni Third. I thank God I have a mind that can think and see through shallow fairheads. Ang pinunta ko dito ay si Trelma. Tinignan nito ang mga daliri as if examining her manicure. Well, sorry ka na lang. She's not here. Don't lie to me. Hinarap siya nito. Kunwari ay may malungkot na expression pa to sa mukha. She really isn't. And that's because she moved in with Jess. Tumiyam ang mga bagang niya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagulat siya nang bigla na lamang itong sumigaw. Yaya! Yaya! Mula sa tagiliran ng bahay ay nagmamadaling lumabas ang isang matanda. Andito ako, Karina. Humahangos sa sabi nito na may dalawang walis ting-ting. Ano ba nangyari? Yaya, sabihin mo nga, nasaan na ba si Telma? Mabagsik na utos ang dalaga. Lumipad ang tingin ng matanda sa kanya at bumalik ulit yon sa among babae. Halatang nalilito to sa sitwasyon. Bakit? Wala nang bakit-bakit, Yaya. Putol nito, just answer now. Gustong batukan ni Third ang antipatik ang dalaga. He would bet that's how she treated Telma. Mas lalong napamahal sa kanya sa puntong yun ang kanyang accountant. Pasalamat ang bruha. May gate sa pagitan nila. Kung hindi, hindi siya magdadalawang isip na pagbuhatan to ng kamay para matauhan. Never mind that if it was her property. Si Telma lumipat na kasama si Jess. Sagot ng matanda. That's it! Matagumpay naman ang sabi ni Karina. You can leave now. Hindi sumunod ang katulong. Pansin ni Third na pinagmamasdan siya nito at muling na-curious kung sino siya. Alis na, hiyaw pa ni Karina. This time, the old woman dared not defy. Ang pangit ng ugali mo, sigaw niya sa pinsan ni Telma. Kasing pangit ng mukha mo. Nahulog ang panga nito at nagsimula itong tumalak pero tinalikuran na niya to. Hindi niya gustong marinig kung ano man ang sasabihin nito dahil hindi naman yun mahalaga. Ang mahalaga ay si Telma. Pero may iba naman na pala na nagpapasaya dito. Si Jess. He climbed into his car and drove around mindlessly. Ganun na lamang ang gulat niya nang ipinarada niya ang sasakyan sa parking lot ng Cradle of Joy Orphanage. For the first time in 5 days, Telma found a reason to smile. Kanina pa siya naroroon, nakikipaglaro sa mga bata. It was brilliant of Jess to suggest that she go there. Purgang-purga na siguro to na makita ang nakasimangot niyang mukha. Hindi niya masisi ang kaibigan. Sinubukan na nitong gawin lahat para mapasaya siya at para makalimutan niya si Thirdy. Nag-shopping siya, nag-spa, nagpa-parlor at kung ano-ano pa. But none worked to take out that naging pain in her heart. Inaya siya nito na mamasyal kasama ang iba nitong barkada. Ngunit tumanggi siya. Kaya ang sinabi nito, kesa nag-emote ka dyan, pumunta ka na lang dun sa orphanage na kinuwento mo sa akin. There you'll find kids who really have something to be depressed about. I'm sorry, sagot niya. I know I'm such a crappy company these days. Siguro nagsisisi ka na pinalipat mo ako dito. A hotel, ma? Malukot itong sabi. Hindi, I'm just sad to see you like this. Now, please, for my own peace of mind, try to do something to lift up your spirits. Okay, para sa'yo, I will go. At yun ang ginawa niya. And Jess was right, there's nothing like seeing underprivileged children to make a person who is feeling down. Feel so blessed. Ang babaw nga naman ang problema niya kumpara sa kanila. Kasalukuyang hawak-hawak ni Telma ang isang candy sa kamay niya. She was performing her famous magic trick, tinanong niya ang bata. Ano ang magic word para ma-reappear ang candy? Abracadabra. Say nilang hiyaw. Umiling sila. Nakalimutan na niya ang sinabi niya noon sa outreach program. Mali. Please! Malakas sa sigaw ng baritonong boses sa likuran. She froze and it was his voice. The voice she had been trying to forget for the longest time. Guni-guni ka lang siguro. Turo niya sa sarili. At upang patunayan na tama siya ay hinarap niya ang pinagagalingan ng boses. Her eyes almost pop out of their socket. At ganun din ito nang makita ang mukha niya. You look different.
Bigla siya na conscious. Alam niya yon at nakikita niya ang sarili sa salamin araw-araw. Bukod sa pangangayayat, nagbago pati ang hairstyle niya. It was trimmed all the way to her shoulders. May highlights na rin iyon dahil sa pangungulit ng bading na stylist. Bukod pa ron, natuto na siya na maglagay ng light makeup to enhance her natural beauty. Nagbago rin ang pananamit niya. And that was all thanks to Jess, who kept on proving that shopping will make her feel better. Pero hindi nangyari yun. She still felt sad until now, before she sabotaged herself by eating. And now she sabotaged herself by loving a man who didn't love her. It was the vicious cycle of her life. And now, the said man was standing in front of her. Uy, anong ginagawa mo rito? Tanong ng mga bata na nakilala ang binata sa outreach program. Buti pa to, hindi nila nakalimutan tulad ng magic words na hinihingi niya. It was the same question on Thelma's mind. She silently thanked the children for asking what she dared not voice out. Medyo nalulungkot ako kanina. Drive lang ako ng drive, tapos sapat-pad ako dito. Sagot nito. Ikaw din? She was so surprised by his reply so the words just slipped out of her mouth. She didn't intend for him to hear that. At bakit ka naman malungkot? Hindi niya masasagot yun eh. Hindi niya masasabi ang dahilan. Eh bakit ka rin malungkot? Balik niya. Hindi rin ito sumagot bagkos sa hinarap nito ang mga bata. Kids, laro muna kayo. Gusto ko lang kausapin saglit ang ate Thelma nyo. Akmang tatanggi ang mga to pero itinigdig ng binata. Please, promise maraming kaya na ipapa-appear ni ate. Pumayag ang mga bata at nagsimula sila maglakad palayo sa mga to, with third holding her elbow. Kinansyaman tuloy sila ng mga paslit. Gusto ni Thelma na bumuka ang lupa, nakakaya sa lalaki. Ano ba mga kids? Naglakad sila at walang tiyak na patutunguhan. Wala na isa man sa kanila ang nagsasalita habang naglalakad. Finally, the silence became unbearable for Thelma. It was not conducive to her sanity to have him so close to her. Kung wala kang sasabihin, babalikan ko na ang mga bata. Akmang tatalikod na siya pero pinigilan siya ng kamay nito. And with gentle force, he turned her to face him. Gusto ko lang malaman, why were you pawning me to your cousin? Iniwan mo pa kami sa sasakyan. For the second time that day, ginulantang siya nito. Hindi ba yun ang gusto mo? Did I say that when I invited you guys out for coffee? I saw it in your eyes, dude. You saw it in my eyes? Ulit nito. Imposible. He looked thoughtful for a while then he said. Akala mo dahil lahat ng mga lalaki nahuhulog sa bitag ni Karina, ganun rin ang mangyayari sa akin? The way you saw it was clouded by your own insecurities. Inatak niya ang kamay. Masakit ang mga tama niyon sa kanya dahil iyon ang katotohanan. And to think, she had spent many sleepless nights mulling over it. You're calling me insecure now? How dare you? That's not what I mean. I just... Look, huwag na natin pag-usapan ang bagay na to. It's personal. I'm your accountant and that's it. Bumuntong hininga to. The way his shoulders were hunched as if he carried the weight of the world made her feel sad. Then he spoke with an equally sad tone. I know you'll always be my accountant kasi may boyfriend ka na and you're living with him. Napakunot ang noo niya. What the heck are you talking about? Ang sabi ng pinsan mong hilaw at ni Yaya, you move with Jess. Gusto niyang mapahalakhak sa bansag nito kay Karina. Obviously, nagsinungaling ang huli sa kanya ng gabing hinatid ng binata. That much was clear to her now. Pero teka, bakit napakalungkot ito sa ideyang kasama niya si Jess? Hindi kaya si Jess ay Jessica? Babae siya? Lumiwanag ang mga mata nito na parang nabunutan ng tinik. That's great! And to her great surprise, hinawakan nito ang magkabilang palad na mukha niya. You're beautiful. Kasabaga you're always been. Being insecure for so long, hindi siya makapaniwala. Inisir mo ba ako perfecto? I'm serious. I've never been more serious in my life. Third, huwag mo akong asarin. Aniya, she's always been beautiful daw. Ang nerd kaya niya at chubby pa. Napansin mo lang ako kasi nangayayat ako. Haven't I told you before you're not like any other woman I've met? Yes, pero totoo yun, hindi ako model.
He gently squeezed her face as if willing her to understand. You're not like any woman I've met before kasi special ka. I think I've loved you the moment I've met you. I was hooked noong sinabi mong mukha akong poste. What? I had frumpy clothes then. I was fat. I love you even then. Tura nito. And I still love you. Tears started to fall from her eyes. Tears of joy at saglit itong binitawan na mukha niya. May dinuko to sa bulsa na pantalon at inabot sa kanya. When she was set to blow her nose on the soft cloth, doon niya napansin ang happy face. It was the same napkin she drew a happy face on when they went out to lunch for the first time. Namumutok pa ang mga pisngi niya noon dahil sa katabaan at masikipa ang pantalon. You kept this? Hindi siya makapaniwala. Tumango ito. Because I said, I love you even then. You just didn't want to believe me. The only difference between now and then is that then, there was more of you to laugh kasi chubby ka pa. She smiled and she never thought of that way. And now, patuloy nito. You love yourself just like I do. Hindi ko na pala kailangan mag-diet at magbago ng damit para mapansin mo. Silly girl, Annie third sabay yakap sa kanya. Ipinatong nito ang baba sa ulo niya. All that trouble for nothing? Naalala ni Thelma ang mga panahong umiiyak siya dahil akala niya hindi siya mapapansin ng pinata. What a waste. He tugged at her hair para makapag-eye to eye sila. Not for nothing. Malambing ng tanggi nito. At least ngayon masaya ka sa sarili mo. And if you're happy, I'm happy too. Love? She stood on tiptoe to show him just how much she loved him too. He kissed her back. Bumulahaw ang kantsaw ng mga bata sa paligid kaya napilitan silang maglayo habang natatawa. At niyakap na lamang nila ang isa't isa. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Thelma at Perfecto. Nawa kayo nag-enjoy it na in love. Samahan niyo ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.